Nagustuhan mo ba, Sister Pepot? Okay naman, Pastor. Pero hindi ako nagsusuot ng ganun. Gagamitin ko, bibigay ko kay Hazel. Pang ano, pang dalaga. Para mga shoes. Pang fashionista ba? Pang fashionista. Hindi, kasi ginagamit kayo pag may mga pleche. Okay. Ay, Sister LV. Good evening. Kamusta? Maya ka, Bengi, kaya kayo nga. Mahayap na, Bengi. ano daw ang evaluation mo noong Sunday? Kamusta naman daw? Happy ka daw ba? Opo, syempre. Happy po ba yun? Tinatanong. Happy po ang lahat. Happy. Nagustuhan mo daw ba yung ano, regalo sa'yo? Ay, opo. Susuot daw ata natin sa Sunday eh. Oo nga po eh. Babawiin daw pag di sinuot. Tafe, isuot mo yung sa'yo sa walang Sunday ba? Ha? Ana? Isuot mo yung sa'yo sa Sunday. Nasa LBC box na. Pinadala mo na? Pinadala ko na. Yan din daw ang ibibigay natin sa Father's Day. Kayo magsusuot, Pastor. Masarap yung ano, ano yung minudo tsaka yung pansit. Ang sarap po nung minudo tsaka yung pansit. Kaya nga eh. Masarap yung pansit dun talaga eh. Tsaka yung, ano, yung minudo masarap. I know. Ay, ay, nakapag-take home pa po kami. Wala pa ata yung ibang classmates. Ah, hello! Good evening! Good evening po, Tita Fe. Ah, good evening. Good evening, Pastora Tin. Good evening. Good evening to all of you. Hulaan ko yung anak mo, Pastor Tin. Kung di babae, lalaki yan. Oh, sad niya. Walang in between, Pastor. Wala pa yung resulta eh. Ang tagal eh. Ibig sabihin, mag-gender reveal daw kayo, magpasabog kayo sa ano. Nakita niyo ba yung balitang yon? Nag-gender reveal, tapos may papotok sila. Nag-cause ng fire. Nag-cause ng ano, ng brush fire. Yeah. Grabe. Hinihintay na namin yung baby shower. Ayan, masaya yan, baby shower, masaya. Malapit na. Malapit na. Ay, ang sabi ng doktor, 'di ba, yung una December. Ngayon November 1 daw. Oh, number one. November safe na naman. Ano ba si Erza? November ba si Erza? November 25. Oh, di maganda yan. Isang handaan na lang birthday, matipid ka. November din siya. Grabe. Eh, di ba si Pastor Bert November din yata? Opo, November 28. Okay. Pastor. Sabay mo na kay Pastor Bert para kalibre ka na. Sabay-sabay na tayo. Sabay-sabay na kayo. Sila. para isang ano na lang, isang handaan na lang. Yeah. Ano ulit? American ranch ulit. Pansit. Ranch, pansit, minuto. Shanghai. Shanghai. Usually naman. Usually naman nag-a-advance yan 2 weeks eh. Yeah. Diba? Yeah, so pwedeng ano, before or after November 1st. So. Yeah. Okay, sige. Ready na tayo. Sister LV, kayo na po magsimula. Hindi po, salamat po.
Thank you, Lord. Salamat po sa gabing ito na inyong binigay sa amin, O Diyos, upang ikaw ay purihin, upang ikaw ay lalo pa namin makikila, O Diyos. Salamat po sa bawat isa na nakasama namin sa gabing ito. Pagpalain niyo nga po ang bawat inyong pag-ibig, ang siyang patuloy na yumakap sa amin, O Diyos. Salamat po at salamat din po sa aming pastor na siyang magtuturo sa amin sa gabing ito. Pagpalain niyo po siya. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Napakatagal. So, huwag natin kalimutan na yung principle na shinare natin last week, na kapag meron tayong pag binasa natin yung Biblia, kailangan titingnan natin lahat ng anggulo. Tapos, yes. Ulitin natin para paulit-ulit natin tingnan para makita talaga natin yung gustong mensahe ng Panginoon sa atin. So alam niyo naman ng Bible eh, pwedeng may mensahe siya sa iyo ngayon, the following week, years, or many years to come, binasa mo ulit, meron na naman siyang panibagong mensahe. So napakalalim ng salita ng Diyos. So panoorin natin lahat ito. Let's watch this. Genesis chapter 2. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended his work which he had made. And he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. But there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. And a river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted and became into four heads. The name of the first is Pison. That is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold. And the gold of that land is good. There is Delium and the onyx stone. And the name of the second river is Gihon. The same is it that compasseth the whole land of Ethiopia. And the name of the third river is Hiddekel. That is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an helpmeet for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Recap muna tayo last week. Ano ba ang natutunan natin last week?
ano ba natutunan yung mga classmates sa Genesis chapter 1? Ano yung naalala nyo? Siyempre, creation to, di ba? Chapter 1. Ano yung parang ito yung tumimo sa akin. Ito yung take away ko nung Genesis chapter 1. Diba? Ginawa mo na ni Lord ng halaman, ng mga hayop, mga ganun, before he made Adam. Kumbaga parang lahat ng mga kailangan ng tao, ginawa muna niya. Mm-hmm. Bago niya ginawa yung tao. Uh-huh. Kumbaga may preparation. Yeah. May at preparation na. By word, yung let there be light and there was light, parang ganun. Voice ano activated. Yun, voice activated. Yeah. Oo, parang Siri, parang ganun. Parang Alexa, Google, parang ganun. Ano. Yeah. Yeah, good. Ano pa? Ano pang napansin niyo na ginawa ng Lord? Doon sa umpisa. Kasi di ba sabi, madilim. Tapos walang ilaw. Pero ano yung hovering light? Di ba yung Holy Spirit? Ba kumbaga parang parang ano eh it signifies yung buhay natin. Naalala niyo pa na nabubuhay tayo sa dilim. Yung mga panahon na nabubuhay ka sa kasalanan, di ba? Pero nung dumating si Kristo sa buhay mo, parang nagkaroon ng ilaw, parang karoon ng pag-asa, karoon ng liwanag, di ba? So it signifies na tuwing darating ang Panginoon, may pag-asa. 'Di ba? May new hope, merong bagong pag-asa. Naalala ko 'yung sabi din niya no ni Pastor Greg no Sunday. Sabi niya tapos sabi ng nanay niya, "Oh, it's Greg, my son." Sabi niya, "Nandiyan 'yung anak ko," 'di ba? Kumbaga, boses niya lang 'yun na sinasabi na gano'n lang siya, nagtarsan, ano lang siya, shout. Tapos nung nagkaroon ng ano, ng wind, 'di ba? 'Yung violent wind nung Pentecost na nandun din si Mary. No? Wala naman nakalagay sa Bible pero most probably nga, no? Tumayo agad si Mary. Sabi niya, "That's my son and he's back." Parang ganun, di ba? Alam mo eh na anak mo eh. Parang ganun. Kumbaga, tuwing darating siya, may bagong pag-asa. Di ba? Yung kanyang pagdating sa Sabsaban, di ba? Nung unang Pasko, tapos yung after ng pagkamatay niya, yung Paskong pagkabuhay, tapos nagkaroon ng ascension, tapos nando na nga, bumalik na nga pamagitan ng Holy Spirit during the Pentecost. So every time na darating ang Panginoon, there is life, may pag-asa. Right? So dito tayo sa chapter 2. Ayan. So gagawin natin, medyo babaguhin natin yung story. Okay? So ang gagawin natin, babasahin natin pagkatapos natin basahin every time, okay, na meron kayong mapapansin, sasabihin nyo lang stop, tapos you give your ideas, your inputs, tapos i-ano natin, i- pag-usapan natin. Okay? So, yun yung goal natin. For us to learn from each other. Okay? Game na ba kayo? So, ang first reader natin would be yung unang reader natin. Tingnan ko dito sa aking ano. Let's start with Tita Fe. Okay, Tita Fe. Yung i-highlight ko, yun po yung basahin nyo. Okay? Naka-mute po kayo. Yan. Teka, sandali, Pastor. Sige. I will enlarge it. Sige po. So, mag-self-mute muna tayo habang may nagbabasa. Tapos, kapag ka meron kayong ano, meron kayong tanong, meron kayong input, agad-agad, sabihin nyo lang sa reader, stop. Pag wala naman, eh dire-diretso lang ang basa natin. Ibig sabihin, eh, okay. Go lang. Verse 2,
So the heavens and the earth and everything in them were completed. On the seventh day, God had completed his work that he had done, and he rested on the seventh day from all his work that he had done. God blessed the seventh day and declared it holy, for in it he rested from all the work of creation. Amen. Ang tanong ko sa inyo, napagod ba si Lord? Ba't siya nag-rest day? Oh, that's a good question. Sige nga, sagutin natin. Kahit sino, pwedeng sumagot kahit sino. I-unmute nyo lang yung sarili nyo pag sasagot kayo. Pag hindi kayo sasagot, i-mute nyo lang. Okay, sige. Sino gustong mauna? Napagod ba si Lord noong on the seventh day? Ba't siya nagpahinga? Diba? Ako, Pastor. Go ahead po, Sister Pepot. Hindi naman napagod si Lord. Kaya lang, kompleto na yung creation niya. Kaya nagpahinga na siya. Okay. Bakit siya nagpahinga? Yun ang, ano, kung kayo pong lalagay sa lugar ni Lord, since Lord ka naman, sabi nga natin, walang kapaguran yan dahil siyempre, gising nga yan 24/7 eh. Hindi totoo yung kanta ni Gary B na natutulog ba ang Diyos? So, ibig sabihin, wala siyang physical tiredness. So. Pero bakit siya nag-pause? Bakit siya huminto sa palagay niyo? Alam mo, ikaw, may ginagawa ka. Ano pa? Pasagutin ko. Sige po, go ahead. In-admire niya yung gawa niya. Ang galing talaga ni Sister Lenlen. Dapat to, may award to eh. Very good, very good. Kasi eh, di ba, pag ikaw may ginagawa kang isang bagay, halimbawa, nag-paint ka, o kaya, halimbawa, nag-sculpture ka, o kaya, ano ba yung ginagawa mo sa bahay? Naglilinis ka ng bahay, halimbawa. Or kaya yung gustong-gusto mong gawin. No? Minsan, you take a pause to admire yung ginagawa mo. Kasi there's this certain feeling na na-enjoy mo kapag ina-admire mo. Di ba po? So dito, pwede siguro na he physically rested, although I don't think he needs it or whatever. Pwede siguro na he wants to be a good role model for us that on our seventh day we should rest. No, pero dito ang linaw-linaw no na masayang-masaya siya eh. Kasi 'di ba pansin niyo dun sa mga previous na sinasabi niya, "Oh, it was good. Oh, it was good. It was good." Then nakumpleto niya, sabi niya, "It is very good." Sabi niya ganoon. So masayang-masaya siya. So nag-pause siya. Huminto siya, nagpahinga siya at in-admire niya lahat ng ginagawa niya. 'Di ba? So kumbaga parang kaya di ba sabi ko sa inyo kanina, evaluate tayo. Anong nangyari doon sa Mother's Day? Pinagpaguran kaya natin yun. Di ba? Si Tita LV, kuskus ng kuskus doon sa kids room. di ba si Sir LV, pagkatapos natin maglinis doon, umupo tayo at saka in-admire natin. Di ba? In-admire natin yung trabaho natin and we felt good. Because we felt good po kasi nakita natin maayos, malinis, natapos yung work. Yes, tapo yun. Mm-hmm. You feel na accomplished. Yes. Di ba? Excited na nga ako bukas sa Sabado eh. Kasi ang aayusin naman yung office. Matagal na akong gigil na gigil sa opisina natin. Kasi mukhang junk shop eh. Mukhang bodega. So, ano yung parang ginawa mo, ay, sarap ng feeling. Umisa, napo ka muna, di ba? Parang, ginawa ko to. Di ba? Tapos, ang sarap ng feeling na mag-i-email sa iyo yung boss mo na, oh, you did a great job. Di ba? Kino-congratulate tayong lahat na, wow, you guys did a great job. No. Actually, sa kanyang email na yon, pinicturean niya lahat ng limang simbahan. No. Pagkatapos,
ang mapapansin mo dun sa mga picture ng kapatid nating mga simbahan, puro nakafocus doon sa nagsasalita. Pero sa atin, wide shots eh. No, kasi merong iba wide shots. Nakuha na din. Yung talagang nandun yung sigla sa courtyard, nakangiti lahat. Tapos yung mga nanay nag-receive ng gifts. Tapos sa may Wiley Chapel, makita mo, daming tao. Diba? So, sarap ng feeling na wala kami nito pero pinabaho namin, pinagpagura namin para sa Diyos. And then we would like to admire it. Alam niyo yun? Parang, pahinga muna tayo, pause tayo, admire natin yung trabaho natin. Di ba? So, meron ano, no? May satisfaction. I'm sure ganun yung naramdaman ng Diyos. Lalo na na nakita niya yung ginawa niya mga tao. Di ba? Parang, wow! Sarap ng feeling, sabi ng Lord, no? Ina-admire niya. What else? Meron pa kayo napansin? Ayan. Kung pastor, yung binless niya po at saka yung dineclare niya na holy. Yes, very good. Dine-educate niya na. Yeah. Di ba? Wala kayong papansin sa pattern ng Panginoon pag bago dine-dedicate. Parang pag baby, bago, i-dedicate. Parang gano'n, may bagong kotse, dedicate. May bagong bahay, dedicate. Home dedication, di ba? So, binibless. Pag bagong union, kasal, dinededicate. Di ba? So, ewan ko, namin nagpapakasal. May kinasal ako ng Lunes, may kakasal uli ako sa Linggo. So, madami nagpapakasal. No? So, ang ganda nung ano, ang ganda nung kanyang puso ng Panginoon. Meron siya talagang magandang intention doon sa creation niya. No? Tapos binless na rin yung seventh day. Eto na. Diba? Alam niyo ba na kapag ka meron kayong ano, kapag ka meron kayong what do you call this? Sa trabaho, pagka meron kang 7 days na sunod-sunod, on the seventh day, ewan ko to, sa Philippine law to, Philippine labor law. On the seventh day, you should be paid ata, I think 100%. Opo. Diba? O yun. Ayun, nag-HR ata si Sister Elvie. Basta dire-diretso kang sunod-sunod na trabaho, basta on your seventh day, dapat kahit anong day mag-fall yan, dapat ihinto ka. O hindi naman sinabi kasing Sunday lang eh. Kasi pagka Sunday lang, hindi po pwede, hindi mag-ooperate ang buong mundo pag Sunday. Mahirap naman yun. So, ibig sabihin, malaki yung pagpapahalaga ng tao sa seventh day kasi ganun nga yung sinabi ng Panginoon. No? Binless niya to and he declared it holy. No? At dito siya nagpahinga from all his creation. Okay, eto na, dumating na yung lalaki at babae dun sa garden. So, si Lord Plantito. kasi may garden siya. Ayan, sister. Ayan, Pastor Tin, kaya na yung bumasa. These are the records of the heavens and the earth concerning their creation. At the time that the Lord God made the earth and the heavens, no shrub of the field had yet grown on the land, and no plant of the field had yet sprouted. For the Lord God had not made it rain on the land, and there was no man to work the ground. But mist would come up from the earth and water all the ground. Then the Lord God formed the man out of the dust from the ground and breathed the breath of life into his nostrils, and the man became a living being. Ayan. So, ano napansin niyo dito? Sige, go ahead. Baka meron kayo napansin bago ako magsalita. Wala pa pong mga halaman. Mm-hmm. Nagre-recap siya, no? Teka, sino ba nagsumulat ng ano, Genesis? Hindi po ba si Moses? Si Moses, yeah. Tama. Correct. Okay. Okay. So, sabi si Moses, nagre-recap na siya. Sabi niya, ito yung nangyari ng chapter 1. Pero wala pang nag-sprout na ano na no plant of the field had yet sprouted, sabi niya. Kasi wala pa yung ulan. Pero nag-cause siya ng mist, di ba?
para ma-water, maulanan lahat ng ground. So ibig sabihin, nabasa na yung lupa, naging fertile na, maganda na, kaya kumuha na siya ng lupa. Kasi yung lupa, pag nabasa, nagiging putik. Diba? Nagiging mud. So nung mud na, imagine nyo, kumuha ang Lord, no, nadumihan yung kamay niya, finorm niya yung tao, tapos binreath niya yung kanyang binugahan niya yung nostrils, no, na kanyang breath of life, di ba? At naging living being yung unang-unang tao, at yan ay si Adan. So nakuha natin yung ano pangyayari. Anong special doon? Anong special sa ginawa ni Lord? Kumpara doon sa mga una niyang ginawa. Pinaghirapan niya. Yes. Oh. Yung siya yung farm doon sa binugahan niya eh. Siya, yeah. Yung man niya binugahan eh. Siya lang ang binugahan niya. Yung pag-create niya ng tao kay Adam. Yeah. Talagang Special. Kasi iba naman eh, let there be lang eh. Di ba? Nabubuo. Pag sinasabi ng Panginoon, nabubuo. Di ba? Sabi niya, let there be a lion. Then, andyan ay lion. Let there be a hippopotamus. Di ba? Si Adam, hindi. Special. Bumaba ang Panginoon sa lupa from His heavenly throne. Kumuha ng mud. Di ba? Kasi He caused them to water all the ground. Di ba? Sabi niya, sa verse 6, but mist would come up from the earth and water all the ground. So ibig sabihin, nabasa yung ground. So alam naman natin, pag nabasa ang lupa, nagiging putik. So pag naging putik, moldable na siya. Nakuha natin. So naalala niya yung potter and the clay, di ba? Sabi nga, siya ang potter, tayo ang clay. Diba? May kanta pa yun. Mold me and knead me. Diba? Kumbaga, you are the potter. I am the clay. So, ganun to. Minold niya si Adam in accordance sa kanyang image and likeness. Hindi lang yun. Tapos, binugahan niya pa pagka-mold niya. Diba? Pagka-buga niya, talagang nabuhay. Special. Right? At saka galing sa kanya. Like, that's something that came from God himself. Yes. Inilapit ka nga eh. Nilapit ka sa kanya. Hindi ka lang inilapit. Meron siyang itin-transfer from him papunta sa'yo. Na hindi ginawa sa lahat ng creation. Mm-hmm. Kaya magandang ano to eh. Magandang debatable point, no? Kay Charles Darwin. Kasi yung kanyang theory na paalala ko lang sa inyo, hanggang ngayon, theory pa rin yun. Hindi naman talaga napatunayan. Ano? At nakakatawa kasi ang buong mundo, yung theory, pinanghawakan na katotohanan. Di ba? Samantalang yung salita ng Diyos, buhay na buhay, nakabago ng buhay, ayaw pang hawakan ng katotohanan. So yung theory niya na nanggaling tayo sa unggoy, di ba? Ang labo. Kasi ito, talagang Diyos binugahan ka eh. Diba? Ginawa kang special. Diba? Extra special. Kumbaga sa halo-halo at siopaw, special ka. Di ba? Ayan. Okay, Sister Amy. Verse 8 and 9 naman kayo. Nakamute po kayo. Yan. The Lord God planted a garden in Eden, in the east. And there he placed the man he had formed. Mm-hmm. The Lord God caused to grow out of the ground every tree pleasing in appearance and good for food, including the tree of life in the middle of the garden, as well as the tree of the knowledge of good and evil. Ayan. Any reaction dito sa mga verses na to? So sabi dito, planted a garden in Eden, no, in the east. Sabi nila, no, ang present time daw, no, most probably daw, base doon sa
sa pag ano ni Moses, pag illustrate. Most probably daw somewhere in Iraq. Iraq. Mm-hmm. Ang paradise, no. Pero siyempre sinarado ng Lord 'yan eh. Diba? Eh mamaya makikita niyo 'yan kung bakit na sinarado. So, doon siya matatanggap. Kaya in the East eh. Nakuha niyo, nasaan ba yung ano, 'di ba? Ang Asia nasa East. So mapapansin niyo, yung unang-unang pangyayari wala sa West, hindi sa Europe, hindi sa Amerika, nasa East, nasa Middle East. 'Di ba? Kumbaga si Jesus pinanganak saan? Sa Middle East. Kumbaga si technically si Jesus hindi siya blue eye blonde Jesus. Hindi siya red hair, kung hindi siya ay Asian kagaya mo at kagaya ko. Diba? Technically kasi ano siya, Hudyo siya eh. Nasaan ba ang Israel? Nasa East. Diba? So sabi niya dito niya daw inilagay yung tao na ginawa niya. Doon sa garden na yon. Okay? So special yung garden na yan. At hindi lang yan, 'di ba? Gumawa na siya ng ano, ng 6 days. Nag-provide na siya. Itong garden na to, nag-provide uli siya specifically will suit the needs of nung ginawa niyang tao na si Adam. So sabi niya, he caused to grow out of the ground every tree pleasing in appearance and good for food. Tanong, ano ang, kung meron kayong garden, ano ang itatanim mong tree? Yung tree bearing fruit, diba? Mango, ganun, whatever. Or any fruit na gusto mong itanim. At bakit? Sige. Tree. Ikaw muna, Sister Elvie. Ano itatanim mo kung magkakaroon ka ng garden? At bakit? Kung tree opo. Siya. Kung opo. Yung tree, ano, fruit bearing. Apo. Kung tree siya. Nakamute po kayo. Apple. Bakit po? Bakit apple? Sabi nila, it's good for the heart. Eh. Mm-hmm. An apple a day keeps the doctor. Yeah. Keeps Kaiser away. Keep the doctors away. Apple. Like, yan. Tsaka mataas ang presyo yan sa Divisoria. Apple. Ikaw, Sister Pepot. Anong bibenta? Anong itatanim mo? At bakit? Nakamute po kayo. Ayan. Sige po. Siguro ako, Pastor, mais. Mais? Aba, kakaiba to. Bakit mais? Mabigat sa tiyan. Mabugusog ka. Tsaka pag nilabas natin, ganun pa rin itsura. Mais pa. Buo pa rin. Hindi na babagong. Aba, interesting yun ha. Mais. Yeah. Ikaw, Sister Lenlen, ano itatanim mo? Lemon, aba, para sa tubig, ha? Lemonade. Maraming gamit po. Maraming gamit. Yeah. Ayan. Si Sir, Tita Fe, kayo po. Ano yung tatanim niya, Tita Fe? Nakamute po kayo. Ganon din, Pastor. Apple din. Apple. At saka some vegetables. Like tomatoes, you know. Mm-hmm. Alam niyo ba ang tomato ay fruit, hindi siya vegetable? Yeah, fruit. Technically siya. Fruit and vegetable. Yeah. Mapaganda ng cuties. Siyempre, pang-panggisa. Fruit, vegetable. Mm-hmm. How about you, Sister Amy? Ano yun? Nakamute po kayo, nakamute. Ayun. Ako po, ano, guava. Guava, ayan. Bakit guava? Rich in vitamin C. Uh-huh. Kala ko magsisigaw kayo sa bayabas. Hindi ka pwedeng kumain ng marami. Mag-constipate ka. Ano? Mag-constipate ba ang bayabas? Yeah. Hindi naman. Mahirap magpalabas niyan, Pastor. Pagka marami kang makain yan.
Pagka marami kang makain. Ang marami, oo. Ako ang itatanim ko kay Mito. Kasi walang kay Mito dito eh. Tsaka siniguelas. Wala akong makitang kay Mito dito tsaka siniguelas. Alatones. Tsaka, yeah, Las Ones, masarap din. Tsaka buko. Kasi buko, Tree of Life, madaming gamit eh. Di ba? Tama. Tsaka sasamahan ko na rin ng ano, siyempre sibuyas, kamatis, bawang. Para may panggisa ako. Bahay kubo. Bahay kubo na. Para may panggisa ako araw-araw. Ayan nga, sibuyas, bahay kubo kamatis, na talaga. Dahil ano yan, importante yung sibuyas at bawang eh. Panggisa yun araw-araw. Basic na ginagamit. Diba? Pastor. Pa. Pastor. Meron ako itatanong. Sige po. Yung bang pagkain ni na Adam at saka ni Eve, niluluto ba o hilaw lang? Yan ang magandang tanong. No? Kasi dito po, sinabi dito, pag sinagot yung tanong nyo, sabi dito, the Lord, sa verse 9, the Lord caused to grow out of the ground every tree pleasing in appearance and good for food. For food. Including daw the tree of life. Yung ano, yung pinagbawal. Pinagbawal yan. Wala nang luto. Luto. Walang luto. Ibig sabihin po, ang pagkakaintindi ko dito, eh lumalabas. Itong si Adam at si Eve, eh vegetarian. Vegetarian sila. So, bumabalik tayo dun sa ano, no? Dun sa prinsipyo na bakit sinasabi ng mga doktor eh kumain ng prutas at gulay. Gulay. 'Di ba kasi bata pa lang tayo naririnig na 'yan eh kumain ng prutas at gulay. Tapos 'di ba? Tapos mapansin niyo doon pag napuntahan natin yung doon sa pagkaano nila sa kanilang mga sa kanilang yung mga Israelites na nag-offer sila sa Lord. Mapansin niyo doon ang ino-offer yung taba. No, sinusunog nila yung taba. Kasi kumbaga somehow ayaw ipakain ng Lord 'yun kasi parang masama sa katawan, parang ganoon. So anyway, ma-observe lang natin. Pero siyempre, obviously ano pa rin, ma importante pa rin yung ano, yung Gumayro tayo ng pastor. Tanong kung niluluto nila 'yon. Yan ang hindi ko masagot. Posible nila niluluto. No. Kasi paleontologist, paleo ang tawag doon. Paleontologist. Paleo yung ay kind of diet na niluluto. Kinakain ng hilaw. Ah, yung ano, oo. Paleo diet ba 'yan? Oo. Paleo diet. Hindi niluluto. Lahat hilaw. Oo. Uh-huh. Pero ito, wala. Ang focus kasi, ang sinabi niya kasi, pangalanan mo yung mga ayop, rule over them. Pero wala namang sinabing kainin sila. Pero after nung scene, kasi chapter 3 nag-scene na sila eh. Mapapansin nyo, may mga ano na, yung si Abel, ang trabaho niya, animal husband rin eh, kumbaga shepherding na eh. So, ibig sabihin, may gamit na sa kanila. Maaaring ginagamit nila siguro yung tupa para maging, tag nito, kanilang damit or maaaring pangsunog nila dahil ino-offer sa Lord. Diba? So, ayun. So ibig sabihin dito, nag-provide na si Lord. Nagpo-provide na naman siya, 'di ba? Kasi good for food. Hindi, tsaka maganda dito nung dinescribe siya, every tree pleasing in appearance and good for food. So ibig sabihin, maganda nang tingnan, 'di ba? Kasi nung nakita ko yung ano, sino bang artista 'yun sa YouTube? Si Bea Alonso. Nakita ko sa YouTube yung kanyang farm. Ang ganda. Meron siyang mango farm. Tapos yung mango farm, para siyang minanicure yung mga lahat ng mangoes. Parang kinat. Pero yung pala, ang nag-cut noon, natural, kasi hanggang dun lang naabot ng mga baka. Kasi may alaga rin siya mga baka eh. So kinakain nila yung leaves ng mango. So anong nangyari? Naging parang manicured yung mango. Parang pantay yung pagka-cut dahil kinakain nila. Kasi hanggang dun lang yung abot nila eh. So nakakatawa, no? Pleasing na sa eyes,
Meron pa siyang mangoes, meron pa siyang baka. Sabi, sarap nito, nakaka-relax naman. Pag nakita nyo, hanapin nyo sa YouTube si Bea Alonzo. Napanood ko na yung pastor. Napanood niya pa? Yung, apo, ano, tsaka yung mga gulay, tsaka may mga itik pa siya. Yeah, yeah. Go ahead, Sister Elvie. Napanood ko rin po. Napanood ko rin yun. Ah, napanood niya. Di ba? Ang ganda ng pagka-cut ng mga piece. Na akala ko, kinat nila yun. Yung sinabi niyang in-explain niya, ah, hindi kasi ang ganyan lang naabot ng baka eh. So pag kami lumundo dyan, kakainin na naman ng baka. Kumbaga nakita mo yung purpose ng buhay, yung parang yung cycle nga na kumbaga yung tinatawag na ecosystem na ano na lahat tayo may mga purpose, na may mga role. At dito, sinabi ng Panginoon, hindi lang good food to, good for food. Maganda pa sa appearance. Kumbaga, meron kayong manicured garden. Parang ganun. Manicured. Well, manicured. Kumbaga, natural yung garden na kumbaga mukha talaga siyang paraiso. Ayan. Alright. Sister Amy, makikibasa po. A river went out from Eden to water the garden. From there it divided and became the source of four rivers. Mm-hmm. The name of the first is Pishon, which flows through the entire land of Havilah, where there is gold. Wow. Wow. Gold from the land is pure. Ano ba yun? Delium. Dillium. And onyx. And also the are also there. Mm-hmm. The name of the second river is Gihon, which flows through the entire land of Cush. Mm-hmm. The name of the third river is Tigris, which runs east of Assyria, and the fourth river is the Euphrates. So ang familiar dito yung word na Assyria, di ba? So alam ko agad na sa Middle East. Uh-oh. So bago tayo sa chapter 10, no, balikan lang natin dito, sabi dito, including the life at the tree of life in the middle of the garden as well as the tree of knowledge of good and evil. Okay? So ito yung ano eh, yung pinagbabawal na lapitan nila, di ba? So yun, punta tayo sa binasa ni Tita Amy, di ba? Napapalibutan daw ng apat na ilog. Okay. Alam naman natin na kapag ka ikaw, no, kahit siguro is para sa mga lumaki sa probinsya, kapag ikaw nagkakaroon ng mga pananim, mahihirapan ka pag walang irrigation system. And usually, kinukuha nila ang tubig sa ilog. Mabuti nga ngayon, madali na ang ano yung pump, di ba? Yung may motor, papump nila yung tubig sa ilog, tapos ibubuga nila dun sa pananim nila. Medyo mas madali na ngayon. Siguro noong unang panahon, mahirap. Diba? Kasi lalo na kapag elevated yung land mo, tapos yung ilog mo nasa baba, mas mahirap yun. Diba? So dito, kasi ang river kasi, ano yan eh, kumbaga source of life. Diba? Hindi lang isda makukuha mo dyan, pero source ng water na iniinom natin. Kasi hindi naman natin iniinom yung galing sa dagat eh. Ang iniinom ng tao galing sa river. Okay? So itong paradise na to, ma-observe nyo agad na biro mo pinaikutan ng apat na rivers. So ibig sabihin, lahat ng needs niya nandyan. Di ba? Yes. I mean, kung panahon ng hapon, hindi ka basa-basa pupunta sa bundok. Kung wala kang source of water, kasi mamamatay ka dun. Lagi mo nga hanapan kung saan ka mag-encamp sa merong source of water. Diba? Una, makainom ka. Pangalawa, makapagluto ka. Pangatlo, makaligo ka. Diba? So, importante ang tubig. Diba? So, dito mapapansin nyo, napapaikutan daw tong garden na to. Ayan. So, dito. Okay. Sister, sino hindi pa nakakabasa? Nalito na ako. Sister Lenlen.
The Lord God took the man and placed him in the Garden of Eden to work it and watch over it. Mm-hmm. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree of the garden. Ay, nasa na, nawala. But you must not eat from the knowledge, from the tree of knowledge. Okay lang. From the tree of knowledge of good and evil, for on the day you eat it, from the day you eat from it, you will certainly die. Mm. Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. Mm-hmm. I will make a helper corresponding to him. The Lord God formed out of the ground every wild animals and every bird of the sky, and each to the man to see what he would call it. And whatever the man called the living creature, that was its name. Okay, so hatiin muna natin ha. Hanggang dito muna. 15. Okay, hanggang 18 muna. Hanggang 18. Ayan. So, ano napansin nyo? Sige, go ahead. Kumbaga, himay-himayin, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ano agad na napansin nyo? The Lord God took the man and placed him in the Garden of Eden to work it and watch over it. Okay, ah. Sabi natin, pagdating natin sa heaven, di ba, magkakaroon na ng new heaven and earth, titira tayo sa paradise. Di ba? So parang ganito, babalik sa original plan. Ito yung original plan kasi, hawig to doon sa magiging pupuntahan natin. Okay? So ito, sabi dito, to work it and watch over it. So ibig sabihin, may tatrabahuhin tayo, no? Na magiging masaya tayo. Na kumbaga, there's something tayo, may gagawin tayo. Diba? Pero anyway, balikan lang natin si Adam. So, ibig sabihin, siya yung manager, siya yung steward na ginawa ng Panginoon. No? Pagpapalain niya, tatrabahuhin niya, at yung garden na to, pangangalagaan niya, watch over it. Kumbaga, siya yung caretaker, no? Tapos sinutusan daw niya si Adam. Sabi niya, oh, libre kang kainin lahat ng gusto mong kainin. Mula sa kung anumang puno ng gusto mo sa hardin ko, sabi ni Lord, no? Pero you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For on the day you eat from it, you will certainly die. Ayan. Anong ibig sabihin yan? Meron ng command. May command. Opo, may commandment sa kanya. Okay, may utos, di ba? May utos. Natanong nyo na ba sa sarili nyo? Lord, kung di ka naman kasi naglagay nitong tree of knowledge and good and evil, wala sana kaming problema. Di ba? Natanong nyo na ba sa sarili nyo yan? Lord, o may nagtanong na ba sa inyo na, eh kung hindi daw lino, ang ganda-ganda pala nung Eden na yan eh. Bakit naglagay ng ano, ng bawal na area, bawal kainin? Sa palagay niya, bakit? Bakit siya naglagay nun? To test the obedience of man. To test the obedience of man. Kasi nga, ano yung binigay sa tao? Na free will. Free will. Galing. Hindi naman kasi robot ang ginawa ng Lord. Free will. Kumbaga, everything will be provided for you. Good health, food, everything that you need. Okay? Magiging masaya ang buhay mo. Para na naging Kristiyano ka, yan ang pangako ng Lord. Huwag mo lang gagawin itong mga 1, 2, 3, 4, 5, mapapahama ka. So ganun pa, hindi pa rin naman nababago yung prinsipyo eh. Diba? Ang simple lang naman eh. Kung bata ito, sa totoo lang, kung bata ito, kayang-kayang sundin yan by the dot. Di ba? O gawin mo to ha. Itong candy, chocolate, ice cream, pizza. Basta wag mo lang gagalawin to.
Yung bata, satisfied yan. Hindi niya gagalawin yan. May takot yan. Tapos enjoy siya sa dun sa binigay mo. The thing is, kaya sabi ng Biblia, we need to have childlike faith. Kasi malikot masyado minsan yung utak natin. Madami tayong what if? Eh, kung ano kaya? Eh, kung hawakan ko kaya? Napansin mo, lalo na Pilipino, bawa, nakahawak ng tae, ng ibon. Alam ng tae, aamuyin pa. Alam niyo naman mabaho yun, eh, di ba? Di ba? Alam naman alam naman tae, aamuyin niya pang ganon, di ba? Kumbaga, alam mo na, ginagawa mo pa, di ba? Kumbaga, minsan yung curiosity talaga kills a cat, eh, di ba? So, ito yung nagpahamak din, eh, no? Ito yung killjoy dito sa Eden natin. Ganda-ganda na nangyari. Di ba? Sabi niya dito, for on the day you eat from it, eh, tsak, mamamatay ka. Tinatakot ba siya ng Lord dito? What do you think, guys? No. No. Hindi siya tinatakot ng Lord. Sinasabi ng Lord yung totoo. Di ba? Di ba? Napansin niyo? Yes. Yung mga sigarilyo ngayon, yung pinasa nila na batas. Nung araw kasi, yung mga sigarilyo, walang ganyan eh. Yung pinasa nilang batas na nakalagay, smoking is bad for your health. Smoking can cause lung cancer, emphysema. Tapos minsan may mga picture pa na napangit ang itsura, na nabubulok yung baga o whatever. Meron ng ganun yung mga sigarilyo. Pero nung araw, walang ganun eh. Nananakot ba sila? Hindi. Nagsasabi ng totoo. Diba, dati naalala ko si Flavier nung siya yung DOH secretary. Napababa niya yung number no napuputukan tuwing... Oh, tsaka flowers. Sorry, nakik out ako. Nakik out. Nakik out ako. Yung wifi humina. Nagpalit ako ng wifi. Anyway, balik tayo kay Juan Flavier. Diba, naalala niyo nung si Juan Flavier yung ano... DOH Health Secretary. Health Secretary. Bumaba yung number sa napuputukan tuwing December 31, yung New Year. Kasi, ano siya, lagi siya nag-guest sa mga TV show, sa mga, basta, ano yan eh, celebrity yan, si Juan Flavier natin, di ba? Yung maliit na doktor. Juan Flavier. Yan, naging senator pa nga siya, di ba? So, sikat na sikat siya. Na, kung ano yung sabihin niya, nakikinig yung mga tao, effective siya dun eh. Pag sinabi niya, naku, huwag kayo magpaputok, di ba? So, bumaba yung number. Tapos, pinapakita niya tuwing mga mid-December, may mga commercial na siya. Na putol yung mga daliri, sabog yung mga parang longganisang sabog yung mga kamay. So, parang kadiri at saka nakatakot, di ba? Pero sa totoo... Apa, go ahead po. Sige, tapusin niyo muna. Oh, sa totoo lang, nagsasabi lang siya ng totoo, di ba? Ang Panginoon, gano'n, nagsasabi lang ng totoo. Hindi niya gustong manakot. Di ba? Nasabi niya, ang kabayaran ng kasalanan, for the wages of sin is death. Hindi siya nananakot. Sinasabi niya yung totoo. Huwag mong gawin. Di ba? Para pong winawarningan niya tayo. Parang sinasabi na niya na, oh, ito yun. Para pong, ano ba yun? Paalala. Yeah. Oo. Star. Apo, go ahead po. Asawa ng pamangkin namin yun. Ah, talaga? Please. Kamag-anak niya pala yun. Tao. Maliit na tao. Yeah, kamag-anak niya pala si Juan Flavier. Yan. Lagi siyang pangiti. Yeah, yeah. Jolly siya, jolly. Kapit ng asawa ko ang mother-in-law. Yeah, ang mother-in-law. Ah. Ang mother-in-law. Yun yung may award sa Senate na walang absent. Oo. Diba? So, masipag na Senate. Yun. So, kumbaga, yun nga, sabi natin, hindi naman nananakot ang Lord. Sinasabi niya lang kung ano yung totoo. Naalala ko noon, yung anak ko bata pa, yung anak kong lalaki, ano siya doon sa electric fan, na-amaze siya. So, ginagawa niya, gusto niya ilagay yung daliri niya doon sa electric fan. So, ang ginagawa ko naman, sabi ko sa kanya, oh, baliin mo tong ballpen. Sabi niya, mahirap daw, mahirap. Siguro mga kinder siya ng grade 1, mahirap daw baliin yung ballpen. Gagawin ko, papasok ko doon sa electric fan, papapakpakpak, wasak ang ballpen. Sabi ko, ganyan ang mangyayari sa daliri mo.
So, galing na example siya. Ah. Yeah, yun lang. Gaganinin niya uli. Maganda. Gaganinin niya uli. Hindi lang yun. Yung ano, yung tinidor, gusto niya ipasok doon sa ball socket. Oh no. Wala na ako maisip na illustration. Sabi ko, pag yan ginawa mo, sigurado, barbecue ka. Pero the more mong pigilan, minsan ako curious. Tama po yun. Tama. Mga bata. Talaga. Because of curiosity. Curiosity. Yeah. Ganun din tayo mga tao, di ba? The more pigilan. Yeah. Para tayong si Miguel habang pinipigil. Bawal pumasok, pero papasok. Yeah. The more you say no, the more gagawin. Right. Yung sa Pilipinas, nakita yung community pantry. Yung viral. Kinuha ng isang ali yung sangtray ng itlog. Ang daming itlog. Ang purpose ng community pantry para lahat, merong may almusal, may makain, di ba? Kasi naka-lockdown eh. Yung isang babae yata, kinuha yung sangtray ng itlog, eh may biru-biruan doon sa mga comment. Masarap ba sa'yo yung mga comment eh? Ito gano'n ang leche plan. Hindi ko nakita yun. Di ba? So, I mean, the more nga naman, lalo na Pilipino, bawal umihi. Doon na, ihi. Saan yung bawal tumawid, nakamamatay. Nakita niyo naman siguro. Pa rin sila. Tawid pa rin sila. Pastor, ginagawa na rin yan ng mga, Pastor, bawal. Ginagawa na rin yan ng mga EMI sa Pershing Square. Apo. Psychology kasi yun eh. Sila doon, ihi sila doon, yung mga homeless. Oh. Ayun. Tapo ng basura. Ayan, yung ano rin, basura. Basura, tas nakalagay na, tas makikita mo kinabukasan may tambak ng basura doon. So, ano ba ito? Hardwired ba sa atin itong mga tao? Oh, Kasi panahon pa to ni Adan eh. Sinabi ng bawal, ang kulit, kakainin pa rin, di ba? Pastor, kaya po ba pinalitan ni Jesus Christ yung ano, yung kumanda? Kasi puro yung Ten Commandments, puro do not, parang ganun. Mm-hmm. Thou shall not. Tapos ginawa thou shall not. No? Oh. Do not. Way na the lang more gagawin. Okay. Yeah, the more mong sabihin. Diba? Actually, kung titingnan mo naman talaga yung Biblia, hindi naman siya nag-focus doon sa don't eh. Nagpo-focus siya doon sa obey me. Obey. Oh, obey me kasi 'di ba kasi wala ka namang problema kung wala akong nag-o-obey ka. Sabi ko nga eh, hindi naman kailangan ng traffic rules kung lahat nag-o-obey. Ano yung traffic rules kung lahat nag-o-obey, wala nagba-violate. 'Di ba? Nonsense na yung traffic rules, 'di ba? So, anuin mo ang kulungan kung wala namang papasok diyan. Mm-hmm. 'Di ba? Ewan ko kung nabalitaan niyo sa Batanes. Zero crime. Mm-hmm. Tapos yung honesty store nandoon. Ay, oo. Opo. Iwan ka ng pera doon. Kung magkano yung binili mo, iwanan mo doon. Iwanan mo lang. Yeah, suklian mo yung sarili mo kung gusto mo. Parang ganun. So, tapos binisita yung kanilang jail, walang laman, ang linis. Kasi wala nagbabiolate. Sila-sila lang. Konti lang yung tao. Lahat magkakamag-anak, magkakilala. Di ba? Kumbaga, meron siguro magbabiolate doon. Yung tourist. Di ba? Hindi taga ron. Di ba? Kadalasan, pag nakainom ng sobra, ay na, nanggugulo na, nagbabiolate na ng rules. So, ganun, no? Ganun yung nangyari. No? Kumbaga, meron siyang instruction. Importante. Kasi tingnan nyo, ha? Wala ba kayo napansin? Puro blessings. Simula pa chapter 1, bless. Puro umuulan ng blessings. Tapos hanggang sa, sige, prepare ko na rin pagkain mo. Prepare ko na rin yung paradise para sa'yo. Diba? Ito, may water. Well provided. Yeah, well provided. May water ka na. Mamili ka. Anong gusto mong tubig? Apat yan, nakapalibot sa'yo. Diba? Tapos isa lang. Ang inihiling ko sa'yo. Isa lang. Huwag mo itong papakialaman. Diba? So, yun, ayun nangyari. Kumbaga, na alamin natin kung ano nangyari. May
Huwag nating i-preempt. Okay, chapter 18. Sino na? Sister Pepot. Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. Ayan na. I will make a helper corresponding to him. The Lord God formed out of the ground every wild animal and every bird of the sky and brought each to the man to see what he would call it. And whatever the man called a living creature, that was its name. Okay. Sabi sa verse 18, no, sabi ng Panginoon, teka, teka, hindi ata na tama na single itong aking ginawa. Di ba? Kasi parang wala siyang kapares. Ano? Not good for the man to be alone. Hindi pwedeng mag-isa lang siya. Dapat may partner siya. No? Meron siyang helper. Ayan. Pagka nagkakasal po ako, isa sa mga roles na na-explain ko ng babae pagdating sa marriage ay helper. Ito ang problema. Sa Filipino culture natin, ang helper, ibang ibig sabihin. Diba? Wanted helper, apply inside. So, kumbaga, pagka sinabi mo to, medyo na-o-offend ang mga babae. Kasi helper lang, hindi ako yung pangunahing bida. Helper lang ako. Kumbaga, supporting cast lang ako. Parang ganon. Pero tandaan nyo, no? Diba sabi dun sa Proverbs na ano eh, na ano yun? I lift up my eyes to the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, maker of heaven and earth. So sabi nung nagsulat, saan ba nanggagaling ang tulong ko? Nasaan ba yung aking helper? Doon, tinatawag naman si Lord na helper. Hindi naman siya na-offend. Diba kasi helping, ibig sabihin, importante. Diba? Kaya nga, ano eh, yung word na katulong, pinalitan na ngayon sa Pilipinas kasi offensive daw. Para sa akin, offensive kasi naitatak siya doon sa mababang pagtingin sa isang maid. Pero yung word na katulong means helper, right? Ginawa na siya ngayon kasambahay. Ang naririnig ko madalas na gamitin nila, kasambahay. So kasama sa bahay. Okay? Delikado pa pagkasambahay, kasama sa bahay. Baka kasi mapagkamalan ng mister na misis niya yun, kasama daw sa bahay. Pero mas maganda ata yung helper, yung katulong. No? Ibig sabihin kasi, katuwang mo. Katuwang, yes. Oo. So dito, sinasabi ng Lord, bibigyan kita ng katuwang na hindi ka malungkot. No? So, sabi niya, the Lord God formed out of the ground. No? Nag-pause doon sa kwento ni Eva. Tapos nag-explain muna si Moses na sabi niya, no, ibang-ibang story ito. The Lord God formed out of the ground every wild animal and every bird of the sky and brought it to the man to see what he would call it. So habang iniisip na ni Lord na gagawin kita ng partner, Adam, gagawin ko si Eva, pakipangalanan mo muna itong mga kailangan nating pangalanan. No, ikaw yung magru-rule over them. So, eto na, wild animals, every bird, no? Dinala niya kay Adam, binigay ng pangalan. So, sa chapter 20, sabi dito, ito pang hindi nagbabasa. Ayan. Sino pa pang hindi nagbabasa? Makupo. Si Tita LV. Sige pa, Tita LV. Asan na po sa 20? The man gave names to... Ay, saka po. Lumiit. The man gave names to all the livestock, to the birds of the sky, and to every wild animal. But for the man, no helper was found corresponding to him. So the Lord God caused a deep sleep to come over the man. And he slept. God took one of his ribs and closed the flesh at that place. Then the Lord God made
the rib that he had taken from the man into a woman and brought her to the man. Okay. So, sabi niya, nag-reply naman si Adam, binigyan niya ng mga pangalan itong mga livestock na to, mga birds in the sky, of the sky, yung mga wild animals. So, curious lang ako, paano niya natandaan lahat yun? May computer ba si Adam nun? May listahan ba siya nun, no? Galing yun, no? Siguro mataas. Galing memory niya. Magaling. Magaling ang memory nitong si Adam. Di ba? Pinangalanan niya. Kasi una-una, pag pinangalanan mo, ikaw lang ang tao sa mundo. Wala kang mapagkukwentuhan. Di ba? Parang ikaw lang nakakaalam ng pangalan na yun. Tapos, dumating na yung mga tao, nanganak na sila na nanganak, no? Wala naman sila sigurong form of writing pa. Eh, kinukwento niya, oh yan, ang pangalan niya, tawag mo dyan na, ano ha, usa ha, oh yan, dito, ano yan, skunk yan, o kaya ito, parot, no? Kumbaga, kwento lang na ito yung mga pangalan na yan. Tapos napansin nga ni Lord, so ito na, sabi niya, no, the Lord God caused a deep sleep. Pinatulog, no, si Adam. At nakatulog siya. So tingnan si Lord, anesthesiologist pa, no? Eh, kasi nga naman, tanggalan ka ng ribs, di ba? Masakit yun. Pinatulog niya muna. Sige. Pastor Tin, paki-facilitate sandali, papatayin ko ng aircon, malamig. Sandali, babalik ako. Sige, sagutin niyo muna kay Pastor Tin yung, ano, yung tanong na, bakit sa tingin niyo, ganyan ang proseso na ginawa ni Lord, pinatulog siya. Parang ganun. Sandali lang. Pinatulog para hindi niya ma-feel yung sakit. Hindi niya makita yung mga dugo. O para ano, hindi makita yung dugo, yung mga yung laman ng loob. Kasi deep sleep eh, talagang pinatulog niya oh, para hindi ma-feel yung sakit. Yeah. Pero Pero kahit gaano ka deep ang sleep niyo, pag naramdaman nyo may tumutusok, magigising kayo, di ba? Kaya yung kay Lord, kakaiba eh. Iba yung ginawa niya. I know, he's really stupid. Ano? parang naging numb siya. So, hindi niya mararamdaman talaga. Na, inuna niya ko, luko-luko talaga. Stupid. Hindi siya. Ayan. Oh, any answer pa? Question na lang. Question na lang. Question. Okay. Bakit hindi sa clay ginawa? Hindi sa clay. Hindi out of clay. Out of kasi na form na si Adam eh, parang na form na siya as a man eh. Na-formed na siya. Pwede pa naman siya gumawa from the clay. Again, bakit hindi clay ang ginamit kay Haim? Hindi kaya may clay din? Kaya kumuha siya meron ng ribs? Meron din siguro. Yes. Yun ang feeling ko lang. Para sa akin lang. Para there's part of Adam na mapunod. Kasi kung another clay, ganyan, parang hindi siya yung parang perfect match. I don't know kung anong tawag doon. Pero, I don't know. Parang... Kasi kung ribs lang kukunin niya, di buto-buto lang yun. Dapat may form din ng man, di ba? May clay din yata. May clay din siguro. Hindi lang na specify. Magandang tanong yan. Kasi di ba, ginawa si Adam out of clay. Yes. Di ba? Pero, this time, buo na si Adam. Yeah, man flesh, na siya. Flesh and blood na yan. Yeah, so hindi na siya clay. So lumalabas, kaya siya pinatulog. Kasi masakit yan. Masakit. Tinanggalan ka ng tadyang. Baka himatayin pa si Adam, makita. May dugo. May dugo-dugo pa yung flesh niya, di ba? Kaya ano eh, kaya nung ginawa ito, dapat di niya makita. Di ba? Kasi nasaan ba yung rib part? Di ba? Nasa dito po sa likod. Samban sa ano? Sa ilalim ng ano, chest. Oh, yan yung rib part, no? Tadyang, di ba? Yan yung tadyang, di ba? Yung mga naka ano yan, madami yon.
Oh, so ibig sabihin si Eva parte ng katawan ni Adam. So kung parte siya ng katawan mo, siyempre mahal mo din 'yon, parte ng katawan mo, 'di ba? So sabi dito, so the Lord God caused a deep sleep to come over the man, and he slept, katulog. And then God took one of his ribs, isa lang pala ang tinanggal, isang rib lang. And closed the flesh at that place. So ibig sabihin, hindi siya mad, hindi siya putik, hindi siya ano. Kasi literally sinabi, isinarado yung laman niya. So binunot yung tadyang niya, tapos isinarado ng Lord. Okay? Tapos, then the Lord God made the rib he had taken from the man into a woman and brought her to the man. Ang tawag kasi kay Adam, no, Adam. Sabi, baga, yun daw ang pagkakabit, Adam. Tapos, ang pangalan niya, Ish. Okay? So, ang tinawag kay Eva, Isha, or woman. Kasi, hindi siya bago. Hindi siya yung bagong nilalang. Kumbaga, part ni Adam. Part ni Adam, tinanggal lang siya. Kumbaga, tinanggal siya. Ano ba, ayan si Adam, tinanggal lang siya ng ribs, tapos nag-create ng panibagong tao. So, yun yung ano niya. And then, sabi dito, it's just like single. Ano pa? Ulit. Parang same blood yung relative. Opo. Literal talaga. Same blood sila. Same flesh and blood, literal na parehas na parehas. No, inayos lang, finorm lang ni Lord si ano, si Adam. Nagulat siguro si Adam paggising niya. Oh, sino ka? Baka mukha rin si Adam. Malamang. 'Di ba may kasabihan, pagka daw matagal na kayo, magkamukha na kayo. Kaya pastor, apa? Sa science, sa yung anatomy ng human body, kulang ng one rib tayo. Kulang ng isang rib. Uh-huh. Yes. Ang lalaki. Oo nga, sabi nga nila. Parang narinig ko ngayon. Man o lalaki. Kulang ng one rib. Parang in the other side. Hindi ko na maalaala ngayon which side, right or left, but kulang ng one rib. So isang, parang gina-justify talagang yes. May kinuha. No? Parang yes, ganun. Pastor. Sa human anatomy. Curious ako doon sa paggising ni Adam. Sino ka? Sa galing, di ba? Arang, oh, siguro, in-explain bakit, naman ni Lord bago. Bakit po kaya sa ribs kinuha? Out of all the bones, bakit sa ribs kumuha? Ako, ang tinitingnan ko, no, pag tinan mo yung structure ng katawan ng tao, parang yung kasi yung parang medyo kompleto siya na una malaking part 'yon, 'di ba? Pangalawa, parang medyo kompleto siya, merong bone, may flesh, merong laman-loob ng konti at saka parang ganoon, kung tinitingnan ko lang na sa pananaw ko lang naman 'yon, na maring mali. Pero kumbaga pag kinuha ko kasi tinanggal ko yung isang hita at paa ni Adam, baka magmukhang paa si Eva. So pangit naman. Pastor, ano? Meron akong pastor. Opo. Meron akong question. Bakit ginamit ng Diyos yung rib, hindi yung puso or other parts of the body, of the chest? Yun nga din po yung tanong ni Ha? Yun din po yung tanong ni Pastor Christine. Tanongin natin yung iba, anong sagot niyo doon? Kasi pwede kang mabuhay ng kulang ang ribs mo. No, just kasi kung paayon, hindi balance eh. Ganon din yung heart and other parts like hindi mabubuhay ang tao. Any part of the chest cavity is important. Kung maalis yun, hindi normal ang ano. Tingin ko po, any part of the body ni Adam, since powerful si ang Lord, pwede niyang gawing Eve. Siguro ang mas concerned dito, not the creation of Eve, but whatever is taken from Adam. Nakuha po natin. Kasi halimbawa, si Adam, si Eve,
kinuha siya na ano, kinuha siyang paa, kinuha sa paa ni Adam, o kaya kinuha sa ulo, o kaya kinuha sa braso, or wherever. It's not about, kahit anong kunin ng Lord, mula sa parte ni Adam, mabubuo niya si Eve, powerful siya. Diba? Pero siguro, ang tingin ko dito, ang concern niya, more of Adam. Pag kinuha ko to ng paa, pangit naman tingnan, mag-isa lang ang paa niya. Pag kinuha ko to ng kamay, isa lang kamay niya. Pero pag kinuha ko yung rib, pwede siya pwede siya mag-exist ng walang rib. And in fact, that's really maraming ribs. Sabi nga ni Tita Fe, possibly, sa science, wala tayong mga ribs. Hindi. Kulang. Kulang ang rib natin. No? Kulang lang one rib ang so, ating rib. So lumalabas, observation lang naman natin, no? It's not particularly about Eve. Kasi si Eve, kahit nga ano yan, eh, pwede naman kumuha lang yan, dust ng mud si Lord, mag-form siya ng Eve. Uh-huh. Diba? Pero hindi, ang kinonsider niya dito si Adam. Hindi kita basa-basa pwedeng kunan ng isang parte kasi lahat ng parte mo importante. Uh-huh. So kukuha ko ng parte sa'yo na kung saan mag-exist ka pa rin. Okay, Pastor. Apo. Boto ako dyan. Apo. And then, I can also add this one. Sige po, go ahead. I hope I'm also right. In addition to what you have given, because the ribs are a part of the chest cavity, they protect all the organs inside the chest cavity. Yes. Mm-hmm. So, figuratively speaking, you know, the woman needs the protection, or the man protects the woman. Parang ganon. Apo. Yeah. So part of him that protects him, he gave it, he allowed it, he allowed the Lord, yes, to take it from him. Yes. Na maging, kumbaga magsilbing bagong babae. Parang ganon. Yeah. And then the rib is close to the heart. Mm-hmm. For which man should love the woman. Mm-hmm. Wow, maganda yun. Napaka, parang may kinakasal na kayo, tita. ganyan yung mga narinig ko pag illustration ng kasal. Eh. The Lord took something from Adam. Very important from him. But still, you see, rib is closer to the heart, just like your wife. Na mga ganun yan. Mga ganun banat yan. Yes, And the ribs generally protect all the organs of the chest cavity. And so, makita natin yung protection ng man or husband sa wife niya. Ano, Pastor? Diba? Yes. Amen. Ayan. O, sige, tunayin natin, Tita Fe. Kayo na pong bumasa. Verse 23. Teka, palalakihan ko muna. So nagising na dito si ano, si Adam, tita. Nagising na siya. Meron siyang dineclare. Ito 'yung sinasabi niyo. Yes. Ano 'yung this dineclare? Is on verse 23. And the man said, "This one at last is bone of my bones and flesh of my flesh. This one will be called woman, for she was taken from man." Sa Tagalog, sabi ni Adam, sa wakas, at last, may partner na ako. At hindi lang basta-basta, galing to sa aking buto, ng aking buto, laman ng aking laman. No? At siya'y tatawagin kong woman dahil galing siya sa akin na man. Okay. Dito, classic na classic, sinasabi dito, dalawa lang ang ginawa ng Panginoon. Okay? Si Adam at si Eve. Si Eve. Di si Adam at Steve. Okay? Joke lang. Baka magalit sa atin yung mga kapatid nating ano. So LGBT. So lumalabas dito na ano na kumbaga akin to. Kasi tingnan niyo, alam niyo kasi 'di ba, sabi nga natin, napaka-egocentric natin at normal 'yon sa buhay natin. No? At sinasabi natin na bawa, bakit tayo egocentric or bakit tayo what do you call this? Self-centered. Di ba? Kasi pag pinicturean daw tayo, group picture, ang una mong titingnan yung sarili mo.
Kumbaga, kung nakangiti ka ba o na, may meron bang tinga yung ngipin mo or ano, 'di ba? Sasabihin pa nga ulit-ulit nakanganga ako, 'di ba? Ganun. So, ibig sabihin love na love natin yung sarili natin. Ayaw na conscious tayo, ayaw natin mapapaya, ayaw natin, 'di ba? Parang ganun. So si Adam, mahal niya rin yung sarili niya. 'Di ba? Kaya nung may kinuha sa kanya, minahal niya rin, 'di ba? Kasi ano 'yan eh? Part of him. Nahalik sa kanya, part of him. 'Di ba po? So, yun. Kaya sa atin, eh, dapat asawa natin, minamahal. Oh, sabi niya sa ako, tama. Nakikinig pala dito. Pinapapedicure daw ang asawa. Pinapamasahe daw. So, kasi nga yun ang yung bone of my bone, flesh of my flesh. Ayan. Kasi nakakatawa lang kasi yung pagkasabi niya, ano, this one at last. Oo, sa wakas, sabi niya, no? Sa wakas, kasi ang kasama niya puro mga hayop. Oo, ang pangit naman kung girlfriend ko, chimpanzee. Diba? Like, at last. Na-excite siya. Na-excite siya, oo. Di ba napansin niyo yung mga, ano, yung mga lalaki kapag ka naglalakad sa aisle yung kanilang pinapakasalan, madami umiiyak. Mm-hmm. Kasi papa-explain ko sa inyo yung nararamdaman ng mga lalaki. Kasi ako na-experience ko yan eh. Una, mahal ang babayaran nila sa anak sa chocolate. Naiiyak kasi. Naiiyak ka kasi. Ang daming tao sa bahay. Ang daming tao. Ang daming kakainin. Mamaya kakain lahat to. Magkano to per head? $50. Oh my gosh. Hindi, joke lang. Kumbaga, naiiyak siya kasi nakikita niya yung beauty ng asawa niya, magiging asawa niya, tapos nag-walk sa aisle, daan-daan, di ba? Tapos habang naglalakad dyan, daan-daan, nai-imagine mo na yung future. Kasama yan, yung babae na yan. Kumbaga, Pastor. Opo, go ahead po. Sino nag-coin ng word woman? Si Adam po. Si Adam, okay. Opo. Kasi sabi niya, galing sa akin. Oo. Oh, siya ang nagtawag kay Adam, ano, kay Eve. Opo. Si Adam eh. Kasi sabi niya galing sa kasi ang sa ano yung Hebrew word niya. Ish. Ang Hebrew mas, word. No, mas. Ish. Tapos sabi niya tatawagin niya tong Isha. Sabi niya ganun. So. Ayan, yung last verse natin. Ano yung last verse natin? Ikaw na Pastor Tim. Pastor Tim, parang nakatira ka sa mansion ah. Nasa hotel ka ba? Nasa hotel na po kami, Pastor. Wow, social. Tanjago na kayo. Okay, pakibasa. This is why a man leaves his father and mother and bonds with his wife. Yes. They become one flesh. Both the man and his wife were naked yet felt no shame. Ayan. Ang tanong, bakit pag nag-asawa, kailangan lumisan sa magulang at huwag pumisan, kumbaga lumisan sa magulang, sa teritoryo ng magulang at magsama kayo bilang bagong mag-asawa. Kasi sabi na this is why a man leaves his father and mother and bonds with his wife. And they become one flesh. Yan. Diba? Unang-una, sabi namin nung nagpakasal kami, sabi namin, kailangan hindi tayo pipisan sa magulang mo. Kasi, siyempre, bagong kasal tayo, kailangan natin mag-honeymoon. Eh, kinabukasan nung kasal namin, birthday nung kapatid niya. Nagpunta kami ng Laguna. Yung mga ano doon, yung mga hot spring. Oo. Siyempre, di walang honeymoon kasi kasama mo ba ang pamilya? Paano kayo mag-honeymoon? So bakit importante itong ano yung sinabi ni Moses no nung sinulat niya? Kasi union sila so isa na lang silang body so they cannot obey anybody except isa silang dalawa lang. Mhm. Maraming ano eh maraming factor di ba? Kasi tayo mga Pilipino, very ano tayo eh, clannish. Diba? Usually sa Pilipinas ang ginagawa pagka nagpatayo ng bahay si nanay at si tatay. Kasi naalala ko yung lola ko, meron siyang bahay sa Quezon City, malaki, daming rooms. Bawat room, andun yung anak niya, pito yung anak niya eh.
So walang aalis kasi love na love niya yung mga anak niya. Parang ganun, very ano tayo, very ano yun? Clannish. Clannish, no? Baga, gusto natin lagi tayong magkakasama. Diba? That's our culture. Pero napansin ko, laging mayroong conflict. And lagi, alam, napansin ko lang, nung nagkahiwa-hiwalay na, kasi ako yung unang apo eh, so na-witness ko lahat yun. Mga, ang may asawa pa lang, yung tatay ko. Tapos yung anim niyang kapatid, wala pang asawa, puro dalaga't binata pa. Ngayon, nag-asawa sila, umalis na sila isa-isa. Ngayon, pag nagkikita, Christmas or alimbawa, merong piyesta, whatever, ang saya kasi, alam mo, parang miss na miss sila isa't isa. Pero nung magkakasama pa sila sa loob ng bahay, lagi nag-aaway. Lagi ngayon nag-aabulan ng taga. Mga ganun. Kumbaga, kasi mga ano, mga barako. Kumbaga, basta laging may gulo. Laging ano, no? So napansin ko na ano yun. Kumbaga, dinesign talaga ng Lord. Kasi yung principle na pay it forward. Kumbaga, kasi eventually, magkikreate ka ng sarili mong family. Kasi pinalakas ka ng magulang mo. Tapos yung asawa mo, tsaka yung anak mo, yung anak nyo, papalakasin nyo rin para mag-create din sila ng sarili nilang family. Diba? Pansin nyo dito sa Amerika, pag 18, diba? Dati, hindi ko maintindihan yun eh. Parang inisip ko, parang ano ba naman to mga Amerikana to? 18 pa lang, pinapalayas na yung anak nila. Pero hindi, tinuturuan pala nila ng responsibility sa buhay. Diba? Kasi sa atin, sa Pilipinas, yung mga tito ko dati, matatandang binata na nakatira pa sa lola ko. Eh, parang ganun. So, ibig sabihin, importante na kapag ka pala tayo ay nag-asawa na, nagkaroon na ng anak, eh, we become one flesh. No? And, leave our father and mother. Bakit naman sinabi dito, both the man and his wife were naked, yet felt no shame. Ayan. Ano man sasabi niyo naman dun? Dito sila nakakaramdam ng hiya. Kasi, wala namang comparison eh. Yes, maganda yun. Galing talaga ni Sister Len din mag-isip. Pero notice ako, naked and afraid. Oo nga, no? Yung ano, yung ano yun? Ilan days ba sila doon? 21 days ba sila? Oo. Sa una, nagkakahiyaan dahil nakaubad kayo parehas eh. Pero pag dalawa lang kayong tao doon sa lugar na yon, tapos magsusurvive kayo, wala kayong pagkain. Kayo kasi yung gagawa ng bahay, di ba? Tsaka pagkain, everything. Wala na talagang, alam mo, nawawala na yung ano eh, yung parang yung intention mo to look doon sa private parts ng partner mo, no, sa ilang dalawa. Although yung sa show naman na yun, naka-blurred naman yun. Pero ang ano dito is, since naked sila, no, una ko lang naisip, di nyo ba naisip, kung naked sila, hindi ba sila nilalamig o kaya kinakagat ng lamok? Di ba? Ano sa palagay nyo? Bakit? Kasi subukan mo maging naked ngayon. Ngayon nga, yung kinukwento ni Sister Lenlen doon sa Naked and Afraid. Pagka unang kalaban nila, lamok. Pag hindi sila nakabuild ng fire. Pangalawa, lamig. Tapos umulan pa, halimbawa sa Amazon, sa Peru. Minsan meron doon. Iba-iba kasi yung scenario eh. Mahirap. Go ahead, tita. Probably God made the weather fair. Yes. Na walang ulan, not too hot, you know, siguro. Very good. And then mosquitoes were there, but they were not... Hindi sila nangangagat. Bait pa sila noon. Mababait. Yeah. Iba yung trip ng mga mosquitoes. By God's power and by God's grace, maaring yung mga lamok wala doon, hindi nag-bother sa kanila, Pastor. Yeah, iba yung trip ng mga mosquito, hindi sila. Napansin ko lang sa mga lamok, kung kapag dayo ka sa isang lugar, ikaw yung kinakagat. Yung mga nakatira doon, hindi nila kinakagat. Di ba? Pag bago ka doon, ikaw yung kaagatin nila. Di ba? Pero alam nyo, tama si tita eh. Kasi tingnan nyo, base doon sa kanina pa natin pinag-uusapan. In fact, last Friday pa, sinetap na ni Lord lahat.
mula doon sa perfect temperature, mula doon sa free from any na magbabag sa kanila or na that will make their stay there uncomfortable, inayos na ni Lord yun. It's a perfect paradise. Kaya kahit na hubad ka, alam mo, una-una, hindi yun ang ano mo, hindi yun ang first priority mo na manilip or magkaroon ng malisya or whatever. Hindi yun ang priority mo. Ang priority mo is love. Ang priority mo ay kumbaga, since provided na lahat, perfect yung temperature, perfect yung pagkain, perfect lahat. So kumbaga, that is the least na concern mo. Actually, lumabas lang naman ang malisya sa chapter 3. At saka, Pastor, God was present in the Garden of Eden. So, yes. Walang malisya. Yeah. Yeah. Nandun ang Panginoon. No? In fact, meron pang binanggit dyan na naglalakad sila. Naglalakad ang Panginoon no? Sa cool of the day. Doon pa lang, saktong-sakto yung sinabi ni Tita na ano yung perfect temperature. Kasi sabi sa garden, cool of the day. Parang, kumbaga, ayos. Go ahead. Naked din ba si Lord? Ah, hindi ko alam. Kasi sabi niya ganun, di ba? Nung kinain na nila yung fruit, sabi niya ganun, na nakahubad sila. Mm-hmm. Tapos sabi ni Lord, sino may sabi sa'yo? Mm-hmm. Yeah. Oh. Tama so, sino nagsabi sa'yo. Bakit siya mahiya kay Lord kung hindi rin nakahubad si Lord? Yes. Kumbaga, no? Siyempre, kasi ganyan, ang Lord, alam natin, spirit, no? Kumbaga, hindi mo siya pwedeng i-box sa katawan natin. Pero kung naglalakad siya doon sa garden, most probably, no, he appears doon sa form ng tao, no? Na ganun, kamukha natin, most probably, no? Kasi naglalakad, eh. So, nakadamit ba siya? I would agree with sa statement ni Sister Lenlen, possibly hindi niya kailangan ng damit kasi in creation niya hindi naman kailangan ng damit. Nagkaroon lang naman ng damit. Bakit? Kasi nagkaroon ng mali siya. Kasi nakita nila yung good and evil eh. So napunta na sa heart nila. So ibig sabihin nagkaroon na ng mali siya. So kailangan ng damitan tong isa para alam mo yun. So, para hindi sila mag- At saka ano napansin, although sa chapter 3 pa to, alam nyo ba na ang ginawa ng Lord, gumawa siya ng damit mula doon sa balat ng ano, balat ng hayop. So, pansinin nyo ha, yung principle na for the wages of sin is death. Dahil nagkasala si Eva at si Adan, may nadamay, may namatay patuloy. May namatay patuloy na ano, na hayop. Kasi kinuha niya yung balat eh. So tuwing may magkakasala, may nadadamay. Merong alam niyo yun. So saan siya kumuha ng balat? Di ba? Ibig sabihin, binalatan niya yung hayop, binigay niya bilang damit kay Adam at kay Eve. Kasalanan ni Adam at ni Eve, nananahimik kung ano mang hayop yun, namatay pa. Di ba? So ibig sabihin, or the wages of sin, is death. Totoo talaga. Walang kasalanan yung animal, di ba? Wala naman siya kasalanan. Di ba? Namatay pa siya. Gala-gala siya doon. Wrong timing gumagala-gala doon. Go ahead, Tita Elvi. Nakamute po kayo. So Pastor, since ang Panginoon hindi po siya nag-create ng clothes nila, no? Nung panahon na, nung nag-create po ng lahat, walang clothes na wala pong damit na ginawa ang Panginoon. So ngayon sinasabi niyo po kanina, so the Lord is showing us na meron pong kamatayan yung pag nagkasala ka. So, yun pong sinasabi niyo na may namatay na animals or hayop. Siguro po yung pinapakita sa atin ng Panginoon, pag nagkasala ka, may mamamatay. Yes. And I have to die, sabi ng Panginoon. To cleanse your sins. Opo. Yun That's po why yun he died. Kasi it's the principle eh. Somebody sinned, somebody must die. Yeah. Alam mo yun? So ikaw, nag-sin ka, lahat ng kasalanan mo from the past, present, and future, clean slate yan. Pinatawad ng Panginoon. So he died for us. May nagtagas ng dugo. Itong hayop na to, natagas yung dugo niya kasi may nag-sin. Ginamit yung balat niya para maging damit ni Adam at ni Eve.
Di ba? So, wrong timing daw siya. Wrong timing na paggagala kung ano mang hayop yun. Wrong timing, wrong place. Okay. So, ibig sabihin, in the future, wala na naman tayong Malaysia, nasa super body tayo, and then we will be, ano, probably naked. Magkatawa pa. Diba? Komedya ba? Wala. Saka, di ba lo nga, dili maayo nga komedya. Okay, take home. Question. Any question? Any input? Added input sa mga napag-aralan natin? Or anything? Before we end. Anything? Sino gusto mauna? Take home muna. Ano man tayo mga Pilipino, may ligtas sa take home. Ayan. Nagsamao na. Ano yung parang ito, okay to. Bago to sa aking ano. O kaya alam ko na to pero na-strengthen yung akin knowledge dito. Parang ganun. Kaya i-apply ko to practically. Yes, go ahead. Parang napipicture ko na yung magiging new heaven and earth, new Jerusalem. Nga, Pares tayo po, pares tayo. Parang, di ba ganon? Yung parang perfect environment pa, perfect place. Perfect yung tent. Yung ganon. Uh-huh. Right. Yun lang, yun lang nakita ko. Ako rin, pares po tayo. Actually, nare-realize ko kasi minsan pag nagma-mountain bike kami, pag nasa ibabaw ka na ng bundok, tapos madaming shade doon So, alam niyo yung katahimik ka na nakakabingi. Sobrang tahimik. Wala ka marinig Tapos, mabirinig mo lang, either may dumaan na ibon, konting kaluskus lang, parang malakas na yon. Tapos, merong shade na kasi minsan naabot kami ng tanghali doon. Mainit yung araw. Pag pumunta ka sa shade, ang sarap ng feeling. Parang heaven na heaven. Yun ang napipicture ka na heaven. No? Na parang merong malilim na perfect yung temperature. Malamig. Uh-huh. Parang gano'n. So, kaya ako curious ako dito. No? Dito sa pagka afterlife ba, bubuksan ba kaya ni Lord uli yung paradise. Paradise. Diba? Or for the purposes of viewing lang. Kasi gagawa na siya ng new heaven and earth sige, para doon sa mga curious, puntahan nyo, eto na mag-tour kayo dyan sa Eden. Tingnan nyo kung paano ko ito ginawa. Siguro manghang-manga tayo doon. Dito nagkasala si Ana at saka si Eve. Tapos mag-tour pa sa'yo si Adam at si Eve, no? Dito kami ginawa. Dito. Parang nakakatawa naman yan, diba? Di ba kay curious na makita sila? Di ba? Pagka kinuha tayo ng Panginoon. Sino una yung ako si Joseph. Si David. Sure. Gusto ko makita si David, si Joseph. Gusto ko makita si Bathsheba kung maganda talaga. At saka si Sarah. Si Sarah. Kasi si Sarah matanda na, madami pa nagkakagusto Oo nga. Diba? Pinag-aagawan pa siya. So imagine nyo si Sarah ng anak, 90 years old. Mm-hmm. Tita Fe, pwede pa. Joke lang, tita. Diba? Pero ako na-imagine ko si Sarah, 90. Ang ganda na. Yeah, siguro ang ganda-ganda niya talaga. No? Pasorogate yun, pastor. Nagpasorogate si Sarah. Kaya sino yung gusto niya makita? Sige, Amel, no? Sino yung gusto niya makita? Na Bible character. Siyempre, bukod sa mga parents natin, gusto natin makita. Pero yung... Si Moses. Si Moses, yeah. Nag-radiate kaya talaga yung mukha niya. Yung mukha niya. Di ba? Sino pa? Sino yung gusto niyo makita? Gusto ko rin makita si Paul. Madami akong gustong itanong kay Paul. Di ba? Maganda rin makita si Magdalene. Siya kasi yung Mary. Pa? Ulit pa, sister. Medyo choppy.
Si Paul. Si Paul. Okay, sino pa? Sino pa yung gusto niyo makita? Si Mary. Si Mary, yan. Yeah. Yeah, si Mama Mary. Yeah, gusto ko din makita si Mama Mary. Yeah. So, take away. Bago tayo mag-pray. Ano natutunan natin? O tanong, may tanong pa kayo. Ako, Pastor. Mm-hmm. Go ahead po. Okay. Ako siguro, Pastor, sa mga mag-aasawa, yung bago, sa counseling pa lang, siguro dapat i-emphasize ng counselor na pag nag-asawa sila, dapat bukod sila sa magulang. Kasi ang nangyari, nagiging irresponsable sila. Mm-hmm. Pagka tsaka hindi nila magawa yung gusto nila bilang pasimula as husband and wife kasi nakikialam ang magulang. Lalo no kung ang babae, yung pipisan sila sa babae, yung nanay, control pa rin yung babae. Diba? So, usually talaga po sa counseling, lalo na sa mga premarital counseling, dinidiscuss yan. Ano? Pero there are situations naman kasi na kumbaga understandable. O, limbawa, may sakit yung magulang. Bawa, ganun. O kaya old age. Hindi mo na, lalo sa kultura natin, hindi natin pinababayaan ng ating mga magulang. Yeah, may mga alam yung mga understandable, no? Pero if you married like what 20 years old or 30 years old, it is better to leave and cleave. Ang tawag doon, leave and cleave. Leave and cleave. Oh, so saka, go ahead, Tita. At saka, Pastor, na-observe ko rin kung may mga anak na, tapos may mga kapatid yan, ganyan, nagiging source ng conflict. Yung Away. Oh. Yeah, yung magbabayaw. Minsan, walang problema yung magkapatid. Ang nagiging problema, yung mga asawa. Yes. Diba? Mm-hmm. Tapos yung kung may bata pa, naging source Away. Lalo na, halimbawa, meron kang kapatid na single. Ano mo yun? Kumbaga, he or she doesn't deserve na may maingay na bata kasi single siya. Parang So, kumbaga, it's better. No? Kasi kami, na nakita namin yung pagpapala talaga ng Diyos. Nung day one pa lang, we decided talaga na to leave and cleave. No? It was a struggle at first. No? Araw-araw ang ulam ko, ano yung lagi niluluto mo? Lagi niluluto ni Minnie yung imposit. Kasi mura, binibili niya sa Bloom and Treat. Gusto ko naman ng pusit. Alam niyo yung pusit na nilalagyan ng harina, tapos piniprito. Kalamares. Kalamares. Gusto ko naman nun. Masarap naman yun, sasausaw mo sa suka. In fact, favorite ko yan. Ang problema, yun ang ulam mo araw-araw. Umaangal na ako, napupurga na ako eh. Diba? Kasi nga we need to budget yung sweldo ko. So siya naman mabuti kasi ang ano siya noon sa bahay lang siya. Mabuti yung napangasawa ko, marunong magluto, marunong mag-budget, marunong mamalengke. So wala akong problema, no? Kaya minsan wala akong angal. Pagka anong ihain niya, kainin mo. Kasi noon sa totoo lang po, hindi ako kumakain ng gulay, isda. Never. Kasi nang alam ko lang kainin, baboy, manok, baka. Yun lang. Tapos nung college ako, araw-araw, pagkain ko lang, century tuna, cook 500, at saka Lucky Me Pansit Canton. Wow! Nabuhay ako doon, anim na taon ako sa college. Ano yun, Pastor, sa college? Century tuna po. Tsaka Lucky Me Pansit Canton. Yun lang ang ulam ko araw-araw. Pastor, hanggang ngayon, di pa kayo kumakain ng gulay? Ah, hindi na po. Natutong ako dahil kay Mimi. Ngayon, lahat kinakain ko na. As in, lahat ng isda, lahat ng gulay. Tinuruan niya lang ako talaga. Kasi no choice ako eh. Pag hindi ko kinain, hindi ako pwedeng umangal. Gutom ka. Opo, hindi ako pwedeng umangal kasi yun lang ibinigay ko eh. Hindi naman malaki yung sweldo ko. Although dalawa lang naman kami, pero syempre, tinitipid niya. Inaayos niya. Kita niyo yung ref namin, puro plastic yan. Naka-plastic na yung kalamari sa Monday. Naka-plastic na yung kalamari sa Tuesday. My goodness, sabi ko, mukha na akong pugita. Very good advice. Mukha na akong pugita eh. Sabi ko,
Tapos yung ano, tinapa, galunggong, yan, natutunan ko lahat kayo. So, kasi nag-decide kami. Na, tapos nakita ko rin yung pagpapala ng Diyos talaga. And we, when we decided na to live and cleave. No? Tsaka siyempre, may factor din po yung intimacy ninyo. Kasi yung intimacy niyo maapektuhan kapag may kasama kayo na nabayanan mo, di ba? Baga, paano kayo maghahabulan at magkikilitian dahil bagong kasal kayo, nakikita mo yung biyanan mo. Pero Pastor, apo. In my case, iba eh. Apo. May bahay kami, ng husband ko, may bahay kami. But I could not afford to live apart from my mother. Mm-hmm. So, magmula nang ikinasal kami, doon kami sa parents namin because I really love my mother so much. I could not let a day go by without seeing her at the end of the day. Mm-hmm. So that we lived with them forever. Mm-hmm. Hanggang nagpunta kami dito sa Amerika, after 5 years, I petitioned them and we still were together. Mm. Wala kaming problema, Pastor, sa parents. Mm. Kasi ano yung hindi ko ma-fathom yung love ko sa mother ko, Pastor. Yeah. Ganun nga po, there are situations naman na understandable, lalo na kung wala naman kayong conflict, no? Pero halimbawa, kung ang biyanan mo nga eh parang yung biyanan ni Pepe Pimentel, di ba lagi niyang inaano yan? kilala niyo ba si Pepe Pimentel? Yes. Inabot niyo ba yun? Lagi niya kasi binibiro, ay talaga tong biyanan ko, parang gano'n. No? Isa daw, magandang blessing daw ni Adam, wala siyang biyanan. yung husband ko, Pastor, I was blessed. God gave me a good husband. Love na love niya yung parents ko, parang mga magulang din niya. When he knew that my parents were already coming here, there were two things that he did. Bumili siya ng graves ng bawat isa sa kanila before they came, at saka bahay, Pastor. Wow. Kasi love niya sila. So, sana ganyang manugang ko. Kaya pasalamat din ako sa Lord, Pastor, na ganon. Pero ang ano ko lang, ang regret ko lang, my husband passed away when he was only 62 years old. Ako rin po yung biyanan ko, ano, kasundo ko eh. Blessing yun eh. Blessing. Ako rin po. Mabait sa akin yung biyanan. Wala akong masabi. Wala siyang pinakita sa akin na pangit. Hindi nga ako pinagalitan yun eh. Bumbuhay. Kumbaga, hindi kami nagkaaway. Wala akong matandaan. Na nung pumunta nga dito yan sa Amerika, nagbakasyon for how many months din siya dito. Hindi ko alam kung 3 months. Basta matagal-tagal din, bakasyon siya dito. We just enjoyed every day na going out, eating out. Kaming dalawa lang. Yun lang. Alam niya, parang... Kasi hindi naman lahat ng mothers-in-law, Pastor, ay masama. Totoo yan. Yeah. Pero malaki ang percentage na kahit mabait ang mother-in-law, no? At lagi mong kasama, magko-conflict at magko-conflict kayo. Kasi sa akin, maganda yung relationship namin. Kasi hindi kami nagkikita. Nakabukod. Hindi kami nagkikita every day. Pero once magkasama kami sa bahay, so we might have conflict. We might have. Ganon ba yun, Pastor? Salamat pala sa Diyos. Na-bless pala ako. Kasi blessing po yung kasama ko talaga itong son-in-law ko, Pastor. Hindi pa kami nag-conflict kahit na minsan. Praise the Lord. Ganon pala yun. Kasi nga, meron namang understandable situation, lalo na for old age. Kasi ako, nung nag-asawa ako, nasa mid-20s. Ang biyanan ko, nasa mid-40s. So, hindi sila matanda. Kumbaga, we don't have to, kumbaga, take care of them kasi malalakas pa sila, able bodies, no? Pero ngayon, kung sitwasyon ngayon, nasa almost 50 na ako, tapos yung biyanan ko nasa 70s na, no, or kaya yung parents ko, if there will be situation na kailangan silang we need to take care of them, hindi na applicable yung principle na yun, mag
live and cleave. Cleave and live. Oh, so kumbaga you have to take care of your parents. So, pero sometimes kumbaga meron naman din mga parents na ayaw nilang tumira sa ano, sa anak nila. Because there is also a disadvantage story. Yes. Kasi kami nag-usap-usap na kami, kinausap ng kwentuhan lang habang nagdi-dinner ganun. Napag-usapan na tinatanong kami ng mga anak namin, o saan kayo titira? O kay Gento ba? Kay Briel ba? Kay Joe ba? Kay Kled ba? Ganun, ganun. Binibiro namin sila. Nako eh, malamang baka sabunutan ako ng asawa ni Joe. Ano, ganun. Parang gano'n. No? Nagbibiro-biroan lang kami. Pero sabi namin, no, we will prep. Don't worry about us. Una, we have a big God and our God will take good care of us. Pangalawa, He will provide for us. Pangalawa, we want you to have a good life ahead of you. Take good care of your family, just like what we did to you. And kami magsasama kami. Ang panalangin lang namin, na kapag may nagkasakit na sa amin, sana lang yung isa wala para may mag-aalaga. Huwag yung magsabay kami. Parang yun. Kasi mag-deteriorate. Lahat naman tayo mag-deteriorate. Ang prayer lang namin, huwag magsabay. Parang isang mag-aalaga. Pero kung tutuusin naman, nag-uusap kami, sabi namin, mas masakit na, ano, minsan, di ba, parang nagbibiruan yung mag-asawa, hindi, mauna ka, hindi, mauna ka. Parang gano'n. Pero sa totoo lang, mas masakit yung maiiwan. Di ba po? Totoo. Yes. Kasi ikaw yung maglilibing eh. Ikaw yung nawalan. Ikaw yung, masakit yun. Kasi yung namatay, pag dilat na mata nun, nasa heaven na. Ang hindi na. Di ba? Yeah. Kaya minsan yung biruan na baga ikaw yung mauna or mauna. Ano. Pero sa totoo lang mahirap yung maiwan. Parang mas ako nga mauna ako. Totoo yan, Pastor. Kasi yung kalungkutan, yan experience pala ni Tita, no? Yung kalungkutan. Alam mo, Pastor, nung that one morning na ang mother ko at saka yung older daughter ko ay were at the bedside of my late husband. Nung nawala na ng breath ang husband ko, ang remark ng anak ko ay totoo pala ang sinasabi nila. Talagang nauuna ang husband. Kadalasan talaga. Sabi ng anak ko. Kadalasan nauuna ang husband. Yeah. Mm-hmm. Napansin ko rin yan sa mga naililibing ko. Mm-hmm. Mas madalas nauuna ang husband. Mm-hmm. Ewan ko, napansin ko lang. Kasi tsaka pag tiningnan niyo yung ano, yung tawag nito, span of life, average span of life, mas mababa lagi lalaki. Mas shorter ang lalaki. Yeah. Uh-huh. Siguro minsan iba may factor din yung lalaki nagbibisyo minsan. Okay. Pa physically siya nagtatrabaho, mare may factor yun, di ba? Take away pa. Anything? How about you, Sister Lenlen? Oh, sige, isa-isa na natin para makapag-pray na tayo. Any takeaway? Sister Lenlen, mauna ka na. Hindi na po. hindi ko naranasan kung nagkaroon ako ng asawa, pero pareho kaming walang in-laws. So, we live on our, na talagang nag-iisa lang, ano kami, solo lang. Ay nga pala, naranasan niya rin pala yung ano, no? Yung namamatayan. Yeah. Oh, masakit. Oh. At saka si Sister Pepot din pala. Doon ko po naramdaman yung natin siya kung butas ng puso ko siya sabi nila. Dahil sa lungkot. Yeah. May sumasabi. Ay, yakin yun. Kay Sister Pepot may sumasabog. Okay. So, yung lungkot yan, yeah, naranasan din pala ni Sister Lenlen. Well, actually, nung namatay asawa ko, mas nalungkot ako compared nung nawala yung parents ko. Oh. Kasi hindi na ako nakasiping sa parents ko eh. Independent na ako. Yeah. Tsaka yung asawa, wala yung kasama. So, mas nalungkot ako ng husto nung namatay yung husband ko. Yeah. So,
Okay. How about you, Tita Fe? Any takeaway? Yeah. Takeaway po. Any takeaway sa napag-usapan natin ngayon? Yun lang, Pastor. Yung na-discuss na natin, Pastor. Mm-hmm. Yung ano ko. So, doon sa ano, sa rule ng the husband and ano at saka yung wife mag-cleave, you know, together, leave the it's flexible. It's not a an absolute truth or rule, di ba, depende Pastor? Sa situation po. Yeah, depending on the situation. Generally, no, generally it is advisable talaga, no. May purpose yung ano din. Pero may mga situations naman na kumbaga understandable, di ba? Yes. Nabawa, I mean, yung father mo terminal, so dapat talaga ano yung kasama nila. Yeah. Uh-huh. Yeah, so how about you, Sister Pepot? Kayo po. Any takeaway? Kayo muna, Sister Elvie, habang nag-ready si Sister Pepot. Nakamute po kayo. Oh. Ano po? Nakikita ko po kasi yung sa itong chapter 2, it's all para pong sinasabihan sa atin na that we have to be para pong mag ano yung katulad po nung sinabi niya rest, mag-rest ka. Mm-hmm. Parang pinapakita po sa atin ng Panginoon doon that we should also rest. Mm-hmm. Parang ganon na we have to concentrate sa mga ginawa niya sa atin. Yung mga ginawa po, yung mga creations niya. Mm-hmm. Na talaga ang Panginoon ay Diyos. That He can create everything, even us. Ganun po. Mm-hmm. Parang sinabi niya, parang maging ma-focus ka sa spiritual na bagay. Mm-hmm. Lalo na po sa ating panahon na ngayon. Lalo na po mm-hmm. ngayon na we are on the last stage natin. So, kailangan talaga tayong maging obedient o gawin natin yung mag-grow tayo. Amen. Being a Christian, being a believer in Christ, that they will really see in us mm-hmm. na tayo, that we are really created by God. Parang ganun pa. That sa Kanya tayo, parang ganun po. Yung... Parang nakikita ko more on spiritual, more on ano po yung nakikita ko dito sa atin that we will be focused. Alam niyo, Tita, napansin ko lang, base dun sa sinasabi niyo, sa lahat ng mga nakausap ko sa buhay ko, lalo na yung mga nagpa-pray or humingi ng counseling, lahat ng sinabihan ko na respect the Sabbath day and really rest physically and you know, spiritually for God, lahat pinagpala, honestly. Yeah. Honestly, yeah. Meron nga akong dalawa dito sa church natin. Ano? Si Sister Ellen, nurse kasi yan eh. Mm-hmm. Nag-decide siya. No, Sunday. Sabi niya, kausapin niya yung boss niya. Mm-hmm. And then, everything turned around. Nakapagpahinga siya. Si Bong Maranan, sabi niya, Pastor, Sunday nandito na ako. Sabi niya ganun. So, alam mo yon. So, I mean, tama, naka-BMW na ngayon si Brother Bong. Joke lang. Po, ano pa po, dudugtong ko lang po. Noong pong time na mag-pandemic, it was March, ano po. So I was, akala ko po, excited ako na mag-stay sa trabaho ko na samahan ko siya for 24 hours. For akala ko, it will be for few weeks lang. Mm-hmm. Hindi ko po in-expect na magtatagal ako for 8 months. Hindi ako umuwi. 8 months kayo naka-ano dyan, ano? Opo, for 8 months hindi ako umuwi. Wow. So, parang, para pong madedrain ka, yung parang nadrain ka, naranasan ko po yung, tapos, di ba, pero yung immune system, parang, yung platelets ko po bumaba, ang daming nangyari. Yeah. Kasi parang mawala ka ng nilulook forward. Yeah. Parang wala, lalo na wala tayong church, walang fellowship, walang face to face. Kaya nakita ko po doon kung gaano ka importante ang fellowship, kung gaano ka importante ang church, kung gaano ka importante yung mga kapatid natin, yung katulad po ng nakatulong po yung mga virtual na ganito. Yeah.
yung nakita ko nung pagkatapos nung hindi po wala po tayong Sunday, tapos eventually nagkaroon na, tapos nagpray po ako na sana magkaroon ako ng kasama na merong makukuha sa Saturday Sunday. Tapos the Lord really answered yung mga prayers na meron pong dumating, kaya nawala po yung nararamdaman ko. Wala silang makita dun sa mga test ko sa actually yung oncology, hindi po ba yung oncology is parang cancer po yun eh sa doctor sa mga cancer, may mga cancer. They thought na merong nangyayari sa katawan ko. Pero the Lord is good po. Parang pinakita lang niya sa atin kung itong mangyayari sa'yo, if you will not be parang hindi ka parang walang word, walang fellowship. Kahit po naman yung isang halaman po, walang sun, walang tubig, manghihit, mamamatay. So ganun din po tayo bilang believers, we also have to have those things para mag-grow po tayo. Kailangan din po natin yung isa't isa. Hindi lang po tayo pwedeng mabuhay katulad po ni Adam, hindi siya mabubuhay ng isa't isa lang. Kailangan niya may kasama para maging masaya siya, magkaroon siya ng ano yung joy, yung ganun. Being, hindi po pwedeng tayong mag-isa lang. Amen. So yun po yung nakita ko dun sa ano natin dito. Ako the Lord is meron din akong personal testimony dyan. Dati nagtatrabaho ako halos mahabang oras. Mahilig akong magstay sa trabaho, ganun. Kahit Sabado at Linggo, I work. Kasi needed eh. Kasi fast food industry yung work ko eh. So malakas yan pagka Sabado at Linggo. Tapos ang trabaho ko noon, area manager ako, umiikot ako sa mga tindahan. So kinakailangan ko makita talaga yung action yung weekend. So dumating yung time na nag-decide ako na kasi lagi ako may sakit, may ubo, may sipon, nilalagnat, at kahit mataas yung sweldo ko, lagi ako walang pera. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Lagi na ubos yung pera ko. Pero na nag-decide ako na lumipat ako ng office base Monday to Friday. Tapos nakapagpahinga ako ng weekend. May time ako sa family ko. Tapos meron akong time sa Lord pag Sunday. Tapos nag-serve na ako noon. Nag-preach na ako sa simbahan namin. Nag-iba. Nag-turn around. Yeah. As in, mababa yung sweldo ko pero mas madami akong pera. Wala na yung ubo. Wala na yung sipon. Wala na yung lagnat. Wala. Tapos hindi ako stressed. Umbaga, hindi lagi mainit ang ulo ko. Umbaga, umayos. Umayos yung... Meron. There's something sa principle na to. Yung sinasabi ng Lord, kung ako nag-rest, dapat kayo mag-rest. Yeah. Alam mo yun. So, okay. Yung rest kasi, hindi lang physical rest. Yung pagpunta nga sa simbahan, napakalaking bagay niyan. Yung spiritual feeding mo, yung sermon, yung worship, nag-worship ka, umiyak ka, tumawa ka, lumundag ka para sa Panginoon. Tapos, alam nyo, malaking factor, kaya tinanggal ko yung ano eh, yung nag-worship tayo, pagkatapos, word, nag-sermon ang pastor. Pagkatapos kong mag-sermon, magtuturo ako ng Bible study. Kasi hindi, mawawala yung fellowship. Kaya tinanggal ko yung Bible study. Gumawa ako ng courtyard fellowship. Kasi importante yun eh. Na nandun tayo, nagkwentuhan, pray for one another, encourage one another, doon nabubuo ang discipleship. Ano mo yan? Kasi ayoko ng simbahan na pupunta ka lang pero wala kang kilala. Para rin Catholic yun, di ba? So, gusto ko, after ng simbahan, nagkakapi-kapi tayo. Okay, may pagkain, kain-kain, kwentuhan, tawanan. Tapos magpalakasan ng loob, encouragement. Tapos mag-pray for one another. Alam mo yun? Tapos, being with people eh. Sabi nga ni Pastor Greg, di ba? Siya nga, sabi niya, hindi ako pwede sa mga virtual. Kailangan, I'm with people. Di ba? Sabi niya, kailangan nandyan ako, kasama ako ng mga tao. Ako, ganun eh. Ganun din ako eh. Kumbaga, para akong mauupos pagka walang fellowship. So, that's the reason why na pinalit ko yung courtyard fellowship doon sa Bible study. Kasi yung Bible study, there's always a time for Bible study. Tsaka kakain mo lang ng word eh. Tapos kakain ka na naman ng another word. Busog ka na nun. Ang kailangan mo fellowship. You need to talk to other people. You need to connect. Alam mo yun. So, tsaka di ba maganda na pag may bisita tayo, nakausap natin. Talagang... At saka, balance po, Pastor. Balance. Apo, yeah. Tita, ano po yan? Yung fellowship... Pastor, is one of the ways by which one grows in the Amen. Lord. Yeah. Yeah.
Amen. It is essential. It is really essential. In fact, tita, hindi lang po yung fellowship natin sa courtyard. Napansin nyo, ang dami na natin mga fellowship outside the church. Di ba? Minsan lumalabas tayo, nagpa-bonding tayo, kumakain tayo sa bahay ni ganyan, ni ganito. So, yun, those are fellowship. And we need that. Alam yun? Kailangan po yun. Kailangan yun. Oh, kailangan. That is why God said, forsake not the assembling of saints together, blah, blah, blah. Fellowshipping. Forsake not. It's a command. Kung ang Diyos huminto, nagpahinga, at in-admire niya lahat ng ginagawa niya, we should do the same. Yes, amen. So Monday to Friday, I've been a good worker. Admire ko to. Enjoy ko lang. Tapos Sunday, pasalamat ako sa Lord. Alam mo ba't maraming umiiyak pagka Sunday, pagka nag-worship? O kaya may narinig silang word na parang para sa kanila at naiiyak sila. Kasi yun na-experience na talaga yung Panginoon sa entire week. It's either naintindihan niya si Lord o nagkulang siya sa Lord. Alam mo yun? Tapos na-realize niya. Na-realize niya on that Sunday. And that is how you minister to people. Naintindihan nila na ba't sila nasa simbahan. Hindi yung for the sake na pupunta lang na simbahan. And then, nakukuha nga nila yung kanilang purpose na habang nagkakape ka, kwento-kwentuhan, kahit na pag-usapan mo yung buhay ni Vilma Santos, sino po? Masaya ka eh, you belong to to a group, di ba po? Si Sir Amy, kayo po, ano pong takeaway niyo? Unmute. Yan. Ako po, yan, malaking tulong din po sa growth ko po yung fellowship. Kasi dati sa Pilipinas pa lang, Christian na rin, pero puro Sunday, Sunday doon sa Green Hills Christian Fellowship. GCF. Iba, hanggang hanggang Sunday lang, tapos wala na. Tinaray ko rin na mag-life groups, hindi naman nag-prosper, parang ganun. So dito nakaano ako na magkaroon ng fellowship ng life group ng Bible study mga ganyan. Apo. So malaking growth po sa akin 'yun. Amen. At saka nung sa Pilipinas po kahit na nagtatrabaho kaming mag-asawa, parang hirap na hirap yung budget namin. Yeah. So nung sabi nga, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Amen. So, nung sineryoso ko na talaga yung pag-commune sa God, andun na po, dumating na po ang blessing, magaan na po ang, may contentment na na kahit na ito lang, konti lang ganyan, hindi na ako nag-aasam ng pumili pa ng kung ano-ano, mga ganyan. Masaya na po yung buhay. Yeah. Amen. Amen. Ganun. Yeah. So, at saka yung I agree dun sa word na contentment. Kasi napansin niya before, mas malaki yung pumapasok na pera. Pero, since wala tayong contentment, di tayo masaya. Wala. Oo. Yeah. Ngayon, hindi naman ganun kalaki, pero happy ka na kasi ako nga, nilook forward ko ang Sunday kasi I love seeing people. I love, it gives me joy. Hindi ko, unexplainable joy. Pag nakakita ko ng mga tao, nakangiti, masaya, tapos nakakatuwa kasi padami tayo ng padami. Tuwing linggo, may nadadagdag. So, nakakatuwa. Nag-grow tayo. Di ba? So, there's something going on sa simbahan natin. Kapag na people kaya, na. Ang saya, yung pong joy, parang andun eh. Yung, parang gusto, ayaw mo nang mag-iwahiwalay kayo. Pupunta ka sa courtyard ka, tas dun sa parking, tas dun ka na naman, palipat-lipat lang tayo. Nung Sabado, magkakasama kami nila si Sir LB, umaga pa lang hanggang hapon. Hindi na nagkaiwa-iwalay, no. So may something kasi imagine niyo na lang yung mga lasinggo nga eh. Gusto nila nagsasama-sama sila, di ba? Magdamag yun, nagiinuman, wala namang kwento.
ay wala namang kwenta. Wala namang kwenta yung mga kwento nila, di ba? Eh how much more? Kasi hardwired tayo to have fellowship eh. Di ba? So si Lord, kumbaga in-enjoy niya, yes, may bago akong creation. At kakaiba to sa mga creation ko eh. Itong ginawa ko itong dalawang to eh. I-enjoyin ko sila ngayong linggo. Ngayong rest day ko. Makipag-fellowship ako sa kanila. Di ba? I'm sure nung nag-rest ang Panginoon, in-enjoy niya si Adam at si Eve. Di ba? Tuwan-tuwa siya. May kasama siya. May kausap siya. Meron siyang, alam yun. Ganun tayo eh. Kailangan natin ng isa't isa. Di ba? So, sabi yung isang awit noon sa college, Pastor, no man is an island. Amen. Yeah. Yeah. Nakakatuwa pa pagka linggo nung inumpisa natin yung courtyard fellowship, may time na yung mga first, second Sunday, walang tao sa courtyard. Naalala niyo yun? nandun sa ano, nasa parking lot lahat. Sa park. Nasa parking lot nagkukwentuhan, di ba? Pero na nasanay na sila unti-unti. Hindi na, after ng service. May diretso na sila sa courtyard. Kasi maganda yon ang labas natin sa courtyard. Kasi yung nasa ano, nasa entrance doon sa may parking lot, kapasok sila. Hindi nagsasalubong. Di ba? So, yun. Amen. Okay. Sister Pepot, kayo po. Any takeaway? Tapos na yung takeaway ko, Pastor. Apo. May tanong lang ako, Pastor. Sige po. Pastor, bakit sa Middle East ang Sunday nila Saturday? Friday po, Middle East nila. Friday East. Pala. Oo, Friday ang ano nila. Oo, kasi based po sa Quran. Quran po nila, yun ang pinaka-Sunday nila. Yeah. Ang mga Sabadista naman, Saturday ang Sunday nila. Kasi technically talaga, ang seventh day, yung Sabat. Kaya nga yung Sabat, Sabadista, Sabado. Parang ganun. Tayong mga, kasi, galing po kasi tayo sa Roman Catholicism, ang dinig natin na parang rest day talaga on the seventh day is Sunday. Kasi Monday, Tuesday, Jewish holiday, di ba? Tinanong ko yung boss ko, bakit tayo magsasara Shavuot daw? Shavuot. Sabi ko, Shavuot. Sabi ko, ano yung Shavuot? Yung pala yung binigay daw sa kanila ang Ten Commandments. Wow. Oh, yun. So, binigay lang sa kanila Ten Commandments, holiday na sila. Yeah. At saka, yun nga, Friday ang ano nila, ang pinaka, ano. Kahit sa mga Hudyo, Friday hindi sila pumapasok, Pastor. Kaya close kami pag Friday. Yeah, Friday. Tapos yung simba nila, Saturday, mapansin nyo. Diyan sa kasi may, Friday, ano, pagkatapos ng 6 o'clock, hindi na sila pwede magluto, hindi na sila pwede mag-drive. Yeah, kasi, ano yun? Lakad lang sila, lakad. Kaya yung mga Hudyo, makikita mo dyan sa wheelchair, naglalakad lang. Nakikita ko rin sila eh. Nung Sabado, nung ano, pumunta kami sa may farmer's market, nakita ako ng mga naglalakad sa temple. Yung mga mahaba yung ano, kanilang pati. Oh. Meron doon, marami po. Yeah, madami doon eh. Meron. Tsaka dito sa Northridge, madaming Hudyo dyan eh. Hudyo mayayaman eh. Tsaka po ano, yung mga asawa po nila, Pastor, hindi sila nagdadala ng bag or anything. Mm-hmm. Wala po silang dala yung mga babae pag napapansin lang pag nadala. Basta wala silang dala. Tsaka yung mga babae, hindi sila pwede magpantalon. Oh, naka-dress sila. Marami silang dress. Bawal sa kanila. Yun ang pinakamahigpit sa kanila pagka Sabat day nila, hindi sila nagtatrabaho. Wala. Bawal na bawal yun. Yeah. Friday night pa lang after 6. Yeah, bawal na bawal. Lalo na, Pastor, yung boss ko, Orthodox. Ang daming bawal, lalo na pagka yung mga holiday nila. Yeah. Eh, kasi, ano yan eh, binasi nila yan nga dun sa ano. Sa Genesis, ano pa rin, sa first five Old books. Old Testament. Yeah. Itong first five books, yung Pentateuch. In Genesis hanggang Genesis, Exodus, Deuteronomy, Leviticus, Numbers. Oo, sinusundan nila. Yan yung ano. Si Moses ang ano nila eh. Mosaic law. Kaya nga Mosaic law. Mosaic na sila. Yeah. Pastor, may tanong ako. Saka yung anak ng amo ko, Pastor, pag magbibili ng pagkain, kailangan merong sign. Yung sign lang parang kulay, yung letter U. Mm-hmm. Yung parang letter U, lahat ng pagkain lang may sign. Ah, halal. Halal. Yung parang letter U. Hindi. Halal. Ka, ano? Ang tawag doon?
Basta yung may letter U. Hindi niya pabibili siya sa akin. Titingnan ko daw kung may letter U. Eh minsan pag wala siya, binibigyan ko siya ng mga pagkain natin yung tatay. Yeah. Natanggap sa ma'am. Halal for Jews. Tingnan natin. Ah. Ano ba yun? Kailangan ano? Kosher. Kosher. Ayun. Buti na lang. Buti na lang. Mga iba hindi naman eh. So alaga ko, hindi naman siya ganun eh. Yeah. Pero, yung mga orthodox talaga. Yung mga una talagang kaugalian. Oo, yun nga. Hindi ka kain lang siya kain ng baboy, pastor. Hindi, ang Hudyo tsaka Muslim, hindi kumakain ng baboy yan. Hindi kumakain ng baboy. Hindi kumakain ng dugo yan. Hindi naguan, hindi kakain. Hindi naguan. Yan. So, kosher yun. Sa, halal naman dun sa mga Muslim. Oo. Sa atin naman, boodle fight. Ikaw, Pastor Tin, any takeaway? Yeah. Inputs? A question. Yung sa akin lang po, parang yung kay Sister Elvie na rest. Yeah. Kasi naranasan ko rin po maging workaholic. Kasi nung nanganak po ako kay Erza, si Conrad na sa bahay, tapos ako yung nagtatrabaho. Eh, syempre, pagka nurse kasi, panay overtime, ganyan. Yeah. So, para sa akin, okay lang. Kasi kailangan namin ng pera, gano'n. Tapos one time, umuwi ako. Na ano ko kasi si Erza, hindi ako kilala. Parang hindi na ako kilala. Parang gano'n. So, na ano ko, parang yun wake up call sa akin na, uy, dahan-dahan ka lang, may pamilya kang uuwian. Yung parang gano'n. Yeah. So, kailangan ko rin ng rest. Not just, you know, to admire, kumbaga, yung mga... nagawa ko. But also, yung para sa... Parang, ikaw yung makikinabang parang, talaga. Para to spend more. Yeah, anin mo nga yung maraming pera. Pero yung relationship mo naman sa ano. Sa anak mo, wala naman doon. Yeah. Yeah, amen. Amen, amen. So... nakatuwa lang, no? Sa maliit na binasa natin, ang dami natin pinag-usapan. yun ang tunay na teacher, Pastor. Amen, amen. Lahat naman tayo teacher dito. Ang maganda, natututo tayo sa isa't isa. Kasi wala namang nakapag-monopolize ang kaalaman, eh. Diba, lahat tayo nag-a-ask ng wisdom sa Lord. So, kahit ako, kasi ang tunay na teacher does not follow exactly her lesson plan, kung ano ang interest ng klase, ano ang nag-enjoy sila, doon i-focus niya. So, amen. maaring i-deviate niya yung kanyang lesson plan or amen. Yung kanyang plan for the class. Yeah, kasi na napansin ko nung Genesis 1, hindi pa sanay yung grupo sa word for word. So nag-adjust ako. So mas maganda kasi na basahin natin tapos tingnan natin yung word. Ano pwede natin pag-usapan dito? Ano pwedeng tanungin? Tapos pwede mong sumagot kahit sino. And then let's allow the Holy Spirit to lead us kung ano yung tamang sagot at saan tayo matututo. Well, di naman natin masasagot lahat, sa totoo lang. Di naman tayo lahat mga Bible scholars, di ba? Buti na lang, may Google, may Logos, madami tayong pwedeng pagkunan. No? So, nagagabayan tayo. Iba pa rin na binubuklat pa talaga yung Biblia at binabasa tsaka, at inaaral sa word for word. Alam niyo. Kaya dapat ito yung isang bagay na buuin nating kultura na wag nating hayaan mawala kasi pwedeng makinabang ang maraming tao sa ganitong klase ng Bible study. So, okay na tayo? Game na tayo? At gaga pa tayo bukas. Ayun, sige. Manalangin tayo. Sino ang mag-end ng prayer? Si Sir Lenlen, ikaw na. May fever pa ako, Pastor. Sige po. Si Sister Pepo. Paborito. Yung paborito kong closing prayer, si Sister Pepo. M-
Kumbaga sa classroom, iilan lang naman yung estudyante, kaya... Okay, let's pray. Sa vaccine. Vaccine. Tama naman pakiramdam ko. Asama mo na Sister Pepot si ano, si Sister Len. Okay, let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you Lord for this evening. Mm-hmm. Maraming po salamat sa napag-usapan, napag-aralan po namin. Mm-hmm. Sa mga good insights na binigay ng bawat isa. Thank you po Lord at mm-hmm. lalo namin na uunawaan ang kahalagahan ng pag-aaral ng amin ng Genesis Lord na intindihan po namin sa pagbubulay-bulay po namin Lord. Thank you Lord for the wisdom na ibinibigay niyo po sa amin sa bawat isa o Lord. Marami pong salamat Lord at patuloy niyo po kami binibigyan ng katalinuhan para lalo po namin maintindihan ang creation na ginawa po ninyo para sa amin. Lord, we also lift up to you this evening as we go to sleep. Keep us safe, O Lord. Cover us with your most precious blood and give us a good morning bukas po, Lord. Ano pa man pong gagawin namin, Lord, samahan niyo po kami. Ingatan niyo po kami at ilayo sa anumang kapahamakan, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Oh, class picture muna. Para ano, remembrance. Dating ang panahon eh, mangingiti tayo sa mga itsura natin. Para guys, picture tayo. Sister Pepo, picture. Oh, come here, come here. Ngayon na? Oo. Oh. Oh. Say hi. Dumating na sila, Pastor. Okay, dali, dali. Sama kayo sa class picture. Picture, okay. Picture. One, two, three, smile. Ayan, lagot kayo kay Pastor Donny. Hello. Mama. Pastor, nasaan sila? Ano? Sila Tintin. Pastor, Pastor. Mga anak ni ano, sister, ano ba? Yung mga... Look, nandyan yan. Ayan, si ano, anak ni ano, sister. Anak ni Lester. Kasawa ni sister. Nandyan yan. Okay, bye guys. Bye, good night. Good night. Bye. Bye. Bye.